sa mga bago sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share para naman mapakinggan ng iba ang nobelang ito. Sa gustong magpa-shoutout, comment lang sa baba. Kabanata 1971. Lahat ng buhay na nilalang. Nang ang lahat ay nag-aalala tungkol kay Cyrus at sa kanyang sarili, tila napagtanto ni Cyrus na may mali. Napakalinaw niya na kahit na sina Nathaniel at Tyrus ay wala sa kanilang pinakamataas sa oras na ito, ngunit kahit na ganoon, ito ay magiging lubhang mapanganib. Para kay Cyrus kung talagang pinayagan ng tatlong taong ito na gumamit ng AK. Tawag. Huminga ng malalim si Cyrus, at pagkatapos ay direktang piniling bumaril. Nakapagtataka pa rin ang bilis ni Cyrus, agad siyang sumugod sa mukha ni Hillary, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamao at walang awa na sumugod patungo sa dibdib ni Hillary. Sa oras na ito, sina Hillary, Tyrus at Nathaniel ay pawang nagsasanay ng AK, kaya ito rin ang panahon kung kailan pinakamahina ang kanilang depensa. Kung makukuha ni Cyrus ang pagkakataong ito at matagumpay na makapatay ng isang tao, kung gayon ang natitira. Tinagdadala ng maraming banta kay Cyrus. Ang kamao ni Cyrus ay nagningning ng gininto ang liwanag, at ang atmosfera sa pagitan ng langit at lupa ay unti-unting tumalon kasabay ng kamao. Matapos makita ng lahat ang suntok ni Cyrus, lahat sila ay nagpakita ng gulat na mga ekspresyon. Halata na nararamdaman nila na ang suntok ni Cyrus ay malamang na libu-libong beses na mas nakakatakot kaysa sa dating suntok ni Cyrus. Natatakot ako na ito ang tunay na kapangyarihan ng God Eater. Tumangala si Kamalo sa langit, tumingin sa posisyon ni Cyrus, at bamantong hininga sa nanginginig na boses. Oo, kung hindi ko lang nakita ng sarili kong mga mata, hindi ako maniniwala na magkakaroon ng ganito kalakas na mandirigma sa mundo. Hindi napigilan ni Wesley na mapabuntong hininga. Matapos makita ni Hillary si Cyrus na umaatake sa kanya, hindi niya maiwasang mapamura, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Mukhang ang bilis ng reaksyon mo ay medyo mabagal pa." Pagkatapos sabihin ito, biglang ibinaba ni Hillary ang kanyang kanang kamay at nakita ang isang aura na binubuo ng tatlong kulay na nagmamadali patungo sa posisyon ni Cyrus. Tapos na. Matapos makita ni Kamalo ang aura na inilabas ni Hillary. Isang bakas ng kawalan ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata, dahil alam na alam niya sa kanyang puso na ang aura na ito ay nabuo ng mga aura ni na Hillary, Tyrus at Nathaniel. Ibig sabihin ay nakumpleto na nilang tatlo ang teknik ng AK, at napakadelikado ng sitwasyon ni Cyrus. Boom! Sa sandaling ito, ang kamao ni Cyrus ay nabangga ng husto sa hininga ni Hillary. Sa sandaling ito, ang buong Thousand Chance Valley ay nahulog sa marahas na pagyanig, at lahat ng naruroon ay naramdaman na parang may lindol. Tulala si Sheila. Sa sandaling ito, hindi niya alam kung paano ilarawan ang kanyang kalooban, dahil ang eksena sa oras na ito ay masyadong nakakagulat. Pakiramdam ni Sheila na ang lahat ng ito ay parang isang panaginip. Sino ang mag-aakala na ang isang kabataang tulad ni Cyrus, na mukhang payat at mahina, ay saysabog na may ganoong nakakatakot na kapangyarihan sa pakikipaglaban? Matapos bumangga ang kamao ni Cyrus sa aura ni Hillary. Para itong bambang sumabog, na bumubuo ng malaking ulap ng kabute sa pagitan ng langit at lupa, kumikidlat at kumulog sa kalangitan, at ang lupa ay nanginig ng husto. Mukhang huli na ang isang hakbang. Si Cyrus ay umatras ng dalawang hakbang, pagkatapos ay pinaikit ang kanyang mga mata at tumingin kay Hillary King Nathaniel Tyrus at sa iba pa. Noong una, binalak ni Cyrus na pumatay ng isang tao bago makumpleto ng tatlo ang kanilang AK. Upang hindi makumpleto ng tatlo ang kanilang AK. Ngunit hindi naisip ni Cyrus ang AK ng tatlo na gumagamit nito ng napakahusay, ang aura ng ang tatlo sa kanila ay maaaring isama sa isa sa napakaikling panahon. Sa kabilang panig, sina Hillary Nathaniel at Tyrus ay umatras ng tatlong magkakasunod na hakbang bago pinatatag ang kanilang mga katawan. Hindi napigilan ni Hillary na nasa harapan ang bahagyang pagubo, walang tigil na nanginginig ang kanang kamay. Parehong napansin ito ni Nathaniel at Tyrus, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi kapani-paniwala.
wala sa kanilang tatlo ang nag-isip na si Cyrus lamang ang maaaring magkaroon ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan sa pakikipaglaban-laban sa kanilang tatlo na gumamit na ng AK. Huminga ng malalim si Tyrus, at pagkatapos ay sinabi kay Cyrus sa mahinang boses. Ikaw nga ay isang God Eater. Ang iyong kapangyarihan ay lampas sa aming imahinasyon. Kung makakasama ka sa aming mga Diyos ng lupain, ang iyong kinabukasan ay magiging unlimited. Oo, ginamit naming tatlo ang AK technique na ito para talunin ang maraming malalakas na tao. Ngayon ang lakas naming tatlo ay maihahambing sa peak ng tatlong 3-star martial arts masters, pero nagawa mong sakupin ang tatlo. Sa atin ngayon lang, breath, and can still gain the upper hand, this is really beyond my expectation. Sinabi rin ito ni Nathaniel. Bakit ba ang daldal niyong tatlo? Tumingin si Cyrus sa tatlong tao sa kanyang harapan at nginisyon, at walang pag-aalinlangan, sumugod siya sa kanilang tatlo sa isang iglap. Sa oras na ito, malakas ang fighting spirit ni Cyrus, at sunod-sunod niyang iminagayway ang kanyang kamao, humahanggos patungo sa Hillary, Cyrus at Nathaniel ng tatlong tao. Bang bang bang! Mayroong patuloy na malalakas na ingay sa pagitan ng langit at lupa, at dinala ni Cyrus ang kapangyarihan ni Monkey Kwan sa sukdulan. Tahimik na nakatayo si Ketty sa dikalayuan at tumingin kay Cyrus sa langit. Isang kasinungalingan ang sabihin na si Ketty ay talagang hindi nag-aalala tungkol kay Cyrus. Iniiwan ang relasyon ni Ketty at si Cyrus pa rin ang pag-asa ng Bayan Sect, kaya kahit na ano, ayaw ni Ketty na may mangyari kay Cyrus. Bagamat ang tatlo ni Nathaniel at Tyrus ay gumamit ng teknik ng AK, na malaki ang naitulong sa kanilang tatlo upang mapabuti ang kanilang labanan. Ngunit sa pagharap sa mabangis na opens iba ni Cyrus, silang tatlo ay tila hindi pa rin makayanan ng matinding pag-atake ni Cyrus. Si Cyrus ay palaging nasa mataas na katayuan. Masyadong malakas, napakalakas talaga ng God Eater. Sigaw ni Wesley sa nanginginig na boses. Oo, kanina pa ako nag-aalala tungkol sa God Eater. Hindi ko akalain na ganito palakitakot ang lakas ng God Eater. Hindi ka panipaniwala na ang isang tao pa ang makakalaban sa tatlong 3-star martial arts masters. Napabuntong hininga din si Camelo. Itinaas ni Sheila ang kanyang maislan na baba at tumingin kay Cyrus sa itaas ng kalangitan, ang kanyang magagandang mata ay puno ng pagkabigla. Paanong nakakakilabot ang lakas ng taong ito? Baka nasa peak na talaga siya ng martial arts. Hindi napigilan ni Tyrus ang pagsigaw. Imposible, he absolutely cannot be at the peak of martial arts. Kung talagang nasa peak siya ng martial arts, matagal na tayong tatlo ang namatay sa kamay ng taong ito. Walang ekspresyong sabi ni Hillary. Kung gayon bakit pakiramdam ko ay parang walang katapusan ang aura sa kanyang katawan, hindi maaaring magkaroon ng ganoong nakakatakot na aura ang isang 3-star martial arts master. Kumunat ang noo ni Nathaniel at nagtanong. Siguro. Ibinuka pa lang ni Hillary ang kanyang bibig para magsalita, ang kamao ni Cyrus ay nagmamadaling tumama sa kanyang ulo. Mabilis na itinaas ni Hillary ang kanyang kanang kamay upang hamarang sa kanyang harapan. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Ang kamao ni Cyrus ay malakas na tumama sa braso ni Hillary, si Hillary ay napaatras ng dalawang hakbang, at pagkatapos ay tumemas ang kanyang lalamunan, halos bumulwak ang isang subo ng dugo. Paano nakakatakot ang lakas niya? Tiningnan ni Hillary ang kanyang braso na may gulat sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, nagsimulang magduda si Hillary kung ang totoong kaharian ni Cyrus ay isang 3-star martial arts master. Sa labanan ngayon, naubos na nina Hillary, Nathaniel at Tyrus ang halos lahat ng hininga sa kanilang mga katawan, ngunit tila hindi naapektuhan si Cyrus at naglunsad pa rin ng pag-atake sa kanilang tatlo. Sa loob lamang ng isang segundo, sinuntok ni Cyrus silang tatlo ng higit sa 10 sunod-sunod na beses. Bagamat si Hillary sa unahan ay may tulong ni Tyrus at Nathaniel sa likod niya. Hindi pa rin niya napigilan ang nakakatakot na pag-atake ni Cyrus, at ang kanyang katawan ay lumipad ng baligtad, at pagkatapos ay tumama sa lupa ng marahas.
nang makita ng lahat si Hillary na lumilipad na pabaliktad. Lahat sila ay natigilan sa kinatatayuan na may hindi makapaniwalang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha dahil hindi nila akalain na ito ang mangyayari. Hindi kayang pigilan ng tatlong three-star martial arts masters ang God Eater. Tama, ito ang tatlong three-star martial arts masters na gumamit ng Aiki. Gaano kay takot ang lakas ng God Eater? Nakakakilabot talaga. Hindi ko akalain na ganito pala kagimbal ang lakas ng isang mandirigma. Ngayong araw na ito nabuksan talaga ang aking mga mata. Ang lahat ng mga mandirigmang naruroon ay nagpakita ng gulat na mga ekspresyon at hindi nila alam kung paano ilarawan ang kanilang nararamdaman ng ilang sandali. Matapos bumagsak ang katawan ni Hillary sa lupa, bumulwak ang isang subo ng dugo at pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo. Ayos ka lang ba? Lumingon si Nathaniel para tingnan si Hillary at tinanong si Hillary sa mahinang boses. Bahagyang umiling si Hillary, pagkatapos ay inabot niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Bagamat mukhang napahiya si Hillary nang siya ay sinuntok ni Cyrus ngayon, ngunit si Hillary ay hindi malubhang nasugatan. Alam na alam ito ni Cyrus sa kanyang puso, kaya pagkatapos huminga ng malalim, sinimulan niyang iikot ang hininga sa kanyang katawan. Grabe, baka hindi na natin mapigilan ang susunod niyang suntok, Hillary, bilisan mo at mag-isip ka ng paraan. Naramdaman ni Tyrus na ang susunod na galaw ni Cyrus ay napakalakas, at maaari niyang patayin silang tatlo ng direkta, kaya sinigawan niya si Hillary ng labis na sabik. Matapos marinig ang mga salita ni Tyrus, ang mga mata ni Hillary ay kumislap ng bakas ng kawalan ng kakayahan, at walang ekspresyon niyang sinabi, "Kayong dalawa ay bigyan mo ako ng tulong. Ayos ito." Mabilis na tumanggo sina Tyrus at Nathaniel, at pagkatapos ay nagsimulang ipasok ang hininga sa kanilang mga katawan sa katawan ni Hillary. Pagkalipas ng ilang segundo, ang katawan ni Hillary ay nagsimulang magbago ng tuloy-tuloy, at naging kakaiba rin ang kanyang hininga. "Ginagamit ko ang aking dugo upang punuin ang kalangitan ng lakas ng espada." Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Hillary. Sa sandaling ito, ang mga pagsabog ng pulang aura ay nagmula sa paligid ng katawan ni Hillary, at ang buhok ni Hillary ay unti-unting naging pula. Ang hininga ni Kuya Yon ay malapit na sa rurok ng martial arts. Kung ito ang kaso, walang paraan para patayin itong Cyrus, baka nasa panganib tayong tatlo ngayon. Walang ekspresyong sinabi ni Tyrus. "Oo, hindi ko akalain na magiging ganito kahirap si Cyrus." Sinundan ito ni Nathaniel. Heavenly Fin Sword Art. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakahinga si Hillary ng sapat na hininga, nagpakawala ng dagandong, at pagkatapos ay dahan-daang naglabas ng mahabang itim na espada. Ang aura ng espada sa mahabang espada ay kahanga-hanga, patuloy na naglalabas ng itim na aura. At habang ang mga hininga ni Nathaniel at Tyrus ay patuloy na nagsasama sa katawan ni Hillary, ang enerhiya ng itim na espada na nakapalibot sa espada ng Tian Sha ay patuloy ding lumalaki. Sa paglipas ng panahon, ang lakas ng itim na espada ay umabot na sa taas na halos 10 talampakan, na parabang ito ay makakalusot sa kalangitan anumang oras. "Ang espadang ito ay naglalaman ng natutunan ko sa buong buhay ko. Kung hindi pa rin kita kayang patayin, mamamatay ako ng walang pagsisisi." Walang ekspresyong sinabi ni Hillary kay Cyrus. "Huwag kang umiyak kung hindi mo nakikita ang kabaong." Walang pakialam na sumagot si Cyrus kay Hillary. Kahit na ang kapangyarihan ng espada ni Hillary ay talagang nakakatakot, alam ni Cyrus na imposible pa rin para sa kanya na magpakamatay batay sa kasalukuyang kapangyarihan ng espadang ito. Puff! Ngunit sa sandaling ito, direktang nag-spray si Hillary ng isang subo ng dugo sa Tian Sha Sword. Sa sandaling dumampi ang dugo sa Tian Sha Sword. Ang sword energy na lumabas mula sa Tian Sha Sword ay tumaas muli ng ilang beses, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na ito ay tumutusok sa langit, at ang kapangyarihan nito ay maliwanag. Matapos makita ang sword energy na nagmumula sa Tian Sha Sword, ang lahat ng mga taong naruroon ay nagpakita ng nakakatakot na mga ekspresyon, at ang kanilang mga mata ay hindi maisip. Ito,
hindi napigilan ni Camelo na mapabuntong hininga at nauutol. Ang lakas ng espada na ito ay masyadong nakakatakot. Oo, hindi ko akalain na magagawa ni Hillary ang ganitong kahangahangang galaw kahit sa ganitong oras. Sinundan ito ni Wesley. Hindi ko alam kung kayang harangin ng God Eater ang espada ni Hillary. Sabi ni Venerable Howe na may seryosong ekspresyon. Sa isang sandali, ang kapaligiran sa Thousand Chance Valley ay naging kakaiba, na parang ang buong Thousand Chance Valley ay napuno ng sword energy. Pumunta ka sa impyerno. Galit na umungol si Hillary, at pagkatapos ay biglang iniwas ang Tian Sha sword sa kanyang kamay. Sa isang iglap, ang isang hindi mapapantayang nakakatakot na enerhiya ng espada ay dumiretso patungo kay Cyrus, na nagbibigay ng impresyon na isang itim na dragon ang bumaba mula sa langit, at ang kapangyarihan nito ay kamangha-mangha. Ang mga taong naroroon ay hindi bababa sa ilang daang metro ang layo mula sa larangan ng digmaan. Ngunit malinaw pa rin nilang nararamdaman ang nakakatakot na aura na nilalaman ng enerhiya ng espada na ito. Kinusat-kusot ni Cyrus ang kanyang mga mata at tiningnan ang nakakatakot na sword energy na dumiretso sa kanya. Nararamdaman niya na ang kapangyarihan ng sword energy na ito ay talagang nakakatakot. Hindi pa siya nakakita ng ganoong nakakatakot na galaw. Monkey True Martial Fist, mabuhay ang lahat. Umungol si Cyrus, at isang nakakatakot na aura ang bumungad sa kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, dumiretso si Cyrus sa posisyon ng sword energy na parang kidlat. Ang bilis ni Cyrus ay napakabilis, ito ay parang sinag ng liwanag, at mahirap para sa lahat na makita ng malinaw ang mga galaw ni Cyrus. At nang makita ni Hillary si Cyrus na kumikilos, medyo nagulat ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sa sandaling pinakawalan ang sword chi, naramdaman ni Hillary na ang lahat ng hininga sa kanyang katawan ay nawalan na ng laman. At tila hindi niya kayang tiisin ang nakakatakot na kapangyarihan na nakapaloob sa espadang ito, kaya't pagkalabas ng sword chi, ang katawan ni Hillary Han ay nanginginig. Tuloy-tuloy, at sobrang sakit din ang ekspresyon ng mukha niya. Mula sa puntong ito, makikita kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng espada ni Hillary. Kung ito ay isang normal na tao na nahaharap sa isang nakakatakot na suntok, tiyak na pipiliin niyang iwasan ang lakas ng espada na ito o maghanap ng paraan upang labanan ang enerhiya ng espada ni Hillary. Ngunit ang hindi inaasahan ni Hillary ay hindi pinili ni Cyrus na umiwas. Ngunit nagmamadaling umalis mula sa kanyang posisyon, gustong gamitin ang kanyang mga kamao upang makipagkompetensya sa lakas ng espada. Ano ang gustong gawin nitong Cyrus? Niayaw niyang tumakas. Matapos makita ni Tyrus ang eksenang ito, may biglang pagkabigla sa kanyang mga mata, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay napakahindi kapanipaniwala. Oo, anong gagawin nitong Cyrus? Baliw ba siya? Tila hindi rin ito kapanipaniwala ni Nathaniel, at agad na napabulalas. Matapos makita ang eksenang ito, sina Camelo, Sheila at iba pa ay may nakakagulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi rin nila maintindihan kung bakit gagawin ito ni Cyrus. Pinaikit ni Hillary ang kanyang salamin at tumingin sa posisyon ni Cyrus. Bagamat walang ekspresyon sa kanyang mukha, labis pa rin siyang nabigla sa kanyang puso, dahil pakiramdam niya ay medyo nakakabaliw ang desisyon ni Cyrus. Boom! Sa sandaling ito, nagkaroon ng malakas na ingay sa pagitan ng langit at lupa. Ang sword energy ay tumama ng husto sa katawan ni Cyrus, at ang sword energy ay nag-iwan ng nakakagulat na sugat sa dibdib ni Cyrus, at agad na umagos ang dugo palabas. Ngunit ang sword energy ay hindi nakaapekto sa mga galaw ni Cyrus. Si Cyrus ay nagpakawalan ng dagandong, at pagkatapos ay direktang sinira ang sword energy at lumapit kay Hillary. Tumingin si Hillary kay Cyrus sa kanyang harapan na may hindi kapanipaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Ikaw, paano mo nagawa ito? Tinitigan ni Hillary si Cyrus na may dilat na mga mata, hindi lang gulat ang mukha niya kundi gulat din. Hindi sinagot ni Cyrus ang tanong ni Hillary, ngunit tinamaan ng malakas ng kamao ang dibdib ni Hillary. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog.
lumipad pabaliktad ang katawan ni Hillary sa isang iglap. Kuya yun. Nang makita ni Tyrus ang eksenang ito, hindi niya napigil ang sumigaw, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay labis na nasa sabik, dahil alam na alam ni Tyrus sa kanyang puso na ang suntok ni Cyrus ay hindi katulad ng nauna. Dati, nagawang gamitin ni Hillary ang hininga sa kanyang katawan para labanan ang halos lahat ng kapangyarihan ng kamao ni Cyrus. Ngunit pagkatapos na ilabas ni Hillary ang sword energy kanina lang, ang hininga sa kanyang katawan ay naubos na, at wala nang hininga. At all, para pigilan ang suntok ni Cyrus. Sa makatuwid, ang pinsalang ay dudulot ng suntok ni Cyrus kay Hillary ay magiging napaka, lubhang nakakatakot. Oo nga. Ang katawan ni Hillary ay lumipad ng baligtad sa hangin sa layong halos ilang daang metro. At pagkatapos ay nabasag ng malakas sa tuktok ng bundok, na nabasag ang isang malaking butas mula sa tuktok ng bundok sa isang iglap. Tapos na. Matapos makita ni Nathaniel ang butas sa tuktok ng bundok sa dikalayuan, ang kawalan ng pag-asa ay sumilay sa kanyang mga mata. Tawag. Huminga ng malalim si Cyrus, pagkatapos ay tumingin sa kanyang dibdib. Kailangan kong aminin na ang sword chi na pinakawalan ni Hillary kanina ay talagang nakakatakot, kahit ang katawan ni Cyrus ay hindi makayanan ang kapangyarihang nasa sword chi. Dahan-daang umagos ang dugo mula sa dibdib ni Cyrus. Si Cyrus ay walang kakilakilabot na kakayahan sa pagpapagaling sa sarili ni Cameron, kaya't hindi niya magagamot ang kanyang mga sugat sa loob ng maikling panahon. Nagagamit lamang niya ang kanyang hininga upang pigilan ang dugo sa kanyang katawan at maiwasan ang pagdaloy ng dugo. Para Dam Aloy Palabas. Kabanata 1972. Naiintindihan mo ba ang kapangyarihan ng kaluluwa? At si Hillary ay hindi tuluyang namatay pagkatapos na matatenggay ng suntok ni Cyrus. Ngunit dahil ang lakas ng suntok ni Cyrus ay masyadong nakakatakot, si Hillary ay naging isang walang kwentang tao sa oras na ito, at hindi man lang siya makatayo, maaari ba? Humiga lamang doon na walang laman ang mga mata, na parabang walang pinagkaiba sa patay na tao. Matapos pigilan ni Cyrus ang kanyang sugat gamit ang kanyang hininga, ang kanyang figure ay direktang kumislap sa harap ni Hillary. Who the hell are you? Bakit ngayon mo lang na-block ang sword energy ko? Matapos makita ni Hillary si Cyrus, sumilay ang galit sa kanyang mga mata, at sumigaw siya sa nanginginig na boses. Sa sandaling ito, mayroon ka pa rin mod na pakialam sa mga isyong ito. Blanko ang sagot ni Cyrus. Kahit na gusto mo akong patayin, kailangan mong ipaalam sa akin. Kinagat ni Hillary ang kanyang mga ngipin at sumagot. Hindi na kailangang malaman ng mga patay. Walang pakialam na sumagot si Cyrus, at pagkatapos ay direktang itinaas ang kanyang kanang kamay. Tumingin si Hillary kay Cyrus sa kanyang harapan at walang sinabi. Sa oras na ito, si Hillary ay nasa estado pa rin ng pagkabigla, dahil alam ng lahat kung gaano kakilakilabot ang enerhiya ng espada ngayon, ngunit si Cyrus ay may kumpiyansa na nagamit ang kanyang yon. Hindi inaasahan ni Han na lalabanan ng kanyang katawan ang sarili niyang sword energy. Hindi ko inaasahan na ganito pala Katakot ang lakas mo. Kumbinsido ako na talo ako sa iyo ngayon. Pagkatapos magsalita ni Hillary, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. At nakita ni Cyrus si Hillary na biglang ibinaba ang kanang kamay pagkatapos ipikit ang kanyang mga mata. Isang hininga ang direktang lumipad patungo sa katawan ni Hillary. Sa oras na ito, si Cyrus ay walang anumang pakikiramay sa mga taong tulad ni Hillary. Dahil kung hahayaan ni Cyrus si Hillary, kung gayon ang taong namatay ay malamang na siya, kaya't si Cyrus ay walang ibang pagpipilian, alisin na lamang Hillary muna. Talo. Ngunit nang ang hininga ni Cyrus ay malapit nang tumama sa katawan ni Hillary, isang itim na liwanag ang biglang sumiklab sa paligid ng katawan ni Hillary. Ang itim na sinag ng liwanag na ito ay napakalakas, at ito ay sumiklab nang si Cyrus ay hindi handa, kaya si Cyrus ay walang panlaban. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Lumipad ng baligtad si Cyrus, at pagkatapos ay binasag ng malakas sa bundok sa dikalayuan. Matapos makita si Cyrus na ibinagsak sa hangin.
ang lahat ay natigilan sa kinatatayuan. Na may hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha dahil akala nila ay tapos na. Ngunit walang sino man ang nag-iisip na sa sandaling ito, si Hillary kahit na nagawang lumaban. Tito Wu, anong nangyayari? Kanina lang binugbog ng ganyan ang taong iyan ni Cyrus, bakit binugbog pa si Cyrus? Tanong ni Sheila kay Kamalo na may labis na pag-aalala. Hindi si Hillary ang umatake sa God Eater kanina lang. Sabi ni Kamalo na may seryosong ekspresyon. Hindi si Hillary ang umatake kay Cyrus ngayon lang. Hindi napigilan ni Sheila na matigilan saglit matapos marinig ang pangungusap na ito. Na may labis na naguguluhan na ekspresyon sa kanyang mukha, nakasimangot siya at nagtanong, Uncle Wu, ano ang ibig mong sabihin sa pangungusap na ito? Hindi si Cyrus ang inatake ni Hillary ngayon lang. Baka may umatake kay Cyrus. Kanina lang pinagmamasdan ni Sheila ang sitwasyon sa panig ni Cyrus at hindi niya nakita ang ibang tao na umaatake kay Cyrus. Hindi ko inaasahan na may itatago si Hillary. Hindi napigilan ni Venerable Howe na mapabuntong hininga. Oo, ang Spirit String Bodyguard. Sinundan nito ni Wesley. Matapos marinig ang sinabi ng dalawang taong ito, si Sheila ay tila mas nalilito at lumingon kay Kamalo at nagtanong, Tio Wu, ano ang iyong pinag-uusapan? Hindi si Hillary ang umatake ngayon sa God Devourer, kundi ang Heavenly Field Sword ni Hillary. Walang ekspresyong sinabi ni Kamalo kay Sheila. Ang ekspresyon sa mukha ni Sheila matapos marinig ang mga salita ni Kamalo ay napakahindi maisip. Dahil hindi niya akalain na ang isang espada ay aktibong aatake sa mga mandirigma at magbubunga ng gayong kamanghamanghang kapangyarihan. Narinig ko lang ang tungkol sa kasabihang proteksyon sa katawan ng Spirit Street. Ngayon ang unang pagkakataon na nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Tumingin si Kamalo kay Sheila at nagpaliwanag, at pagkatapos ay nagpatuloy. Sinasabi na ang ilang mataas na antas na kayamanan ng Espiritu ay maaaring iugnay sa dugo ng kanilang mga Panginoon. Kapag ang Panginoon ay nasugatan ng husto, ang mga kayamanan ng Espiritu ay sisibog sa halaga ng sinasakripisyo ang kanilang sarili. Napakalakas na pinsala para protektahan ang iyong Panginoon. May ganyan. Huminga ng malalim si Sheila, na parabang hindi niya alam kung paano ilarawan ang kanyang kalooban. Maraming hindi kapani-paniwalang mga bagay sa mundo ng mga mandirigma, hindi lamang ikaw, ngunit kahit ako ay magkakaroon ng maraming bagay na hindi ko alam. Sabi ni Kamalo na may blankong mukha. Sa oras na ito, ang mga ekspresyon sa mga mukha ng lahat ay napakadangal. Dahil alam nila na kung ang isang espiritong kayamanan ng antas ng Tianxia Sword ay talagang sumabog na may pinakamalakas na kapangyarihan. Magiging mahirap para sa kahit isang martial artist tulad ni Cyrus na labanan. Kaya sa oras na ito ang lahat ay nag-aalala kay Cyrus. Dapat kong sabihin na ang labanan ngayon ay talagang puno ng mga paikat-ikot. Nabawi ni Cyrus ang kumpiyansa ng lahat ng paulit-ulit at sina Hillary, Tyrus, Nathaniel at ang tatlo pa ay hindi mga vegetarian. Kahit na matalo sila ngayon, gagawin nila still let everyone I feel admiration from the bottom of my heart dahil silang tatlo ay nagpakita rin ng nakakatakot na fighting power ngayon. Matapos tamaan si Cyrus ng Tianxia Sword. Diretso niyang binasag ang isang malaking malalim na butas sa tuktok ng bundok at si Cyrus ay malubhang nasugatan noon kaya mukhang napahiya si Cyrus sa oras na ito. Ang magagandang mata ni Katie ay puno rin ng tensyon dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari kay Cyrus at hindi niya alam kung ano ang magagawa niya para kay Cyrus ngayon. Sa katunayan, ang malaking bahagi ng dahilan kung bakit nagawang labanan ni Cyrus sina Hillary, Nathaniel at Tyrus ngayon ay dahil binigyan ni Katie si Cyrus ng Green Furify. Kung si Cyrus ay walang tulong ni Green Furify, tiyak na hindi siya ang magiging kalaban ni Hillary at ng iba pa ngayon. Nakatitig sina Tyrus at Nathaniel sa kinatatayuan ni Cyrus. Sa katunayan, alam ng dalawang taong ito kung ano ang susunod na mangyayari. Plano ni Hillary na ipagpalit ang kanyang buhay kay Cyrus dahil kapag si Hillary lang ang pinakamapanganib.
ito ay magti-trigger ng spirit string bodyguard ng Tian Xia sword. Bagamat alam ni Nathaniel at Tyrus kung ano ang susunod na mangyayari, tila wala sa kanila ang may intensyon na pigilan si Hillary. Dahil alam na alam nila sa kanilang mga puso na kung hindi gagamitin ni Hillary ang hakbang na ito, maaaring silang tatlo ay kailangang mamatay dito ngayon, kaya ang pagsasakripisyo kay Hillary para patayin si Cyrus mag-isa ang pinakamabuting pagpipilian. Kaya lang, kinakabahan pa rin sina Nathaniel at Tyrus sa sandaling ito. Dahil alam nilang pareho na ang hakbang na ito ay ang pinakamalakas na galaw ni Hillary, kung hindi nila kayang patayin si Cyrus kahit na may ganitong galaw, kung gayon sila ay delikado talaga. Sa oras na ito, lahat ng naruroon ay nakatuon sa direksyon ni Cyrus. Sa isang kisap mata, mahigit 10 minuto ang lumipas, ngunit wala pa rin gumagalaw mula kay Cyrus. Nang makitang walang gumagalaw mula kay Cyrus, hindi napigilan ni Hillary na mapamura, at mahinang nagsabi, "Mukhang nasobrahan pa rin kita, Cyrus, hindi ko akalain na hindi mo kayang tiisin ang suntok mula sa kanya." Ang Tian Xia sword, talagang katawa-tawa. Bagamat alam ni Hillary na malapit na siyang mamatay ngayon, wala siyang pinagsisisihan sa kanyang puso. Upang talunin ng isang malakas na tao tulad ni Cyrus, kahit na isakripisyo niya ang kanyang sariling buhay, pakiramdam niya ay sulit ito. "Natatakot akong hindi mo ako mapapatay gamit ang espadang ito." Ngunit sa sandaling ito, isang boses ang biglang umalangaw sa pandinig ng lahat. Matapos marinig ang pangungusap na ito, lahat ng naruroon ay biglang lumingon at tumingin sa malayo. "Nakita ko ang isang figure na naglalabas ng mga pagsabog ng gintong liwanag na lumilipad patungo sa posisyon ni Hillary sa napakabilis na bilis. Hindi pa patay." May biglang pagkabigla sa mga mata ni Tyrus, at ang ekspresyon sa mukha ni Nathaniel ay halatang napakaseryoso. "Great, hindi pa patay ang God Eater." "Oo, ang galing talaga, hindi pa patay ang God Eater." "Ganito na, pero hindi pa patay, nakakakilabot ang lakas ng God Eater." Saglit, lahat ng taong naruroon ay nagpakita ng nasa sabik na mga ekspresyon. Sa sandaling ito, sinuportahan ng mga mandirigmang naruroon sa eksena si Cyrus hindi lamang dahil sa pagsasaalang-alang sa kanilang buhay at kamatayan. Ang ilan ay umaasa lamang na matatalo ni Cyrus sina Hillary, Wat Ian, Nathaniel at iba pa. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Cyrus sa harap ni Hillary. Tinitigan ni Hillary si Cyrus sa harap ni Cyrus nang nanlalaki ang mga mata. Huminga ng malalim, pagkatapos ay nagnganga ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Cyrus, hindi mo talaga ako binaygo, ang espada na ngayon ay talagang hindi ka pinatay. Mahirap ang kapalaran ko, hindi ako madaling mamatay." Walang pakialam na sumagot si Cyrus kay Hillary. Hindi maiwasan ng lahat na tumingin sa direksyon ni Cyrus. Bagamat hindi namatay si Cyrus, mukhang napahiya si Cyrus. Puno ng mga sugat ang buong katawan niya, at patuloy na umaagos ang dugo mula sa mga sugat. Ano ang isang malakas na pisikal na kalidad na ito ay dapat na, upang mabuhay pagkatapos na matalo tulad nito? Tumingin si Tyrus kay Cyrus at bamantong hininga sa mahinang boses. "Oo, hindi ko inaasahan na nasa ganitong estado si Cyrus, at hindi pa niya napatay si Cyrus. Masyadong nakakatakot ang kanyang lakas." Napabuntong hininga si Nathaniel. Matapos makita ang eksenang ito, nagpakawala ng mahabang hininga sina Ketty, Sheila at iba pa, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay halatang nakaka-relax ng gusto. Tinitigan ni Hillary si Cyrus na nakadilat ang mga mata na may kakaibang galit na ekspresyon sa mukha. "Ngayon mayroon ka bang anumang mga hole card na hindi pa nabubunyag?" Blankong tanong ni Cyrus. "Mga butas na card." Tumawa si Hillary, at pagkatapos ay direktang ipinikit ang kanyang mga mata. Naisip ni Cyrus na sumuko na si Hillary na lumaban, kaya dirdiretso siyang naglakad patungo sa kinatatayuan ni Hillary. "Cyrus, maya-maya papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay." Ngunit sa sandaling ito, biglang umungal si Hillary ng galit. Labis na naguluhan ang lahat ng marinig nila ang mga salita ni Hillary.
Kung tutuusin, sa kanilang mga mata, si Hillary ay dead end na, at ayon sa personalidad ni Cyrus, talagang imposibleng palayain si Hillary. Si Han ay isang dead end ngayon, at wala nang pagkakataong maghiganti. Sa tingin mo ba may pagkakataon ka pa? Mahinang sabi ni Cyrus. Kehe, sa tingin mo mapapatay mo talaga ako ngayon. Nang matapos magsalita si Hillary, ang lahat ay biglang nakarinig ng malakas na ingay. Boom! Ang katawan ni Hillary ay sumabog na parang bomba, at isang ulap ng dugo ang lumipad sa lahat ng direksyon. Pagpapakamatay. Natigilan si Sheila sa pwesto matapos makita ang eksenang ito. Ang mga ekspresyon sa mukha ng iba pang mga mandirigma na naruroon ay labis ding naguguluhan dahil hindi nila maisip kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Hillary ngayon lang na gusto niyang mag-higanti kay Cyrus, ngunit ngayon ay nagpakamatay siya. Diretso. Ito ay talagang totoo, ang ilan ay nakalilito. Gayunpaman, pagkatapos makita ni Cyrus na sumabog ang katawan ni Hillary, naging seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha. Maaring hindi alam ng iba kung ano ang nangyayari, ngunit alam na alam ni Cyrus ang ganitong uri ng galaw. Alam niya sa kanyang puso na hindi nagpakamatay si Hillary, ngunit ibinigay ang kanyang katawan at inayaan ang kanyang kaluluwa na makatakas. Tamang-tama, isang kaluluwa ang lumipad mula sa ambon ng dugo, at pagkatapos ay lumipad patungo sa langit na parang kidlat. Ito, anong nangyayari dito? Matapos makita ni Sheila ang kaluluwa ni Hillary, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila mas hindi kapanipaniwala, dahil hindi pa siya nakakita ng ganoong sitwasyon dati. Ang lumipad ngayon lang, ay, dot ano yun? Nilingga ni Sheila ang kanyang ulo upang tingnan si Camelo, pagkatapos ay nauutal at tinanong si Camelo. Baka kaluluwa yan. Paliwanag ni Camelo sa mahinang boses. Kaluluwa. Agad na nanlaki ang mga mata ni Sheila matapos marinig ang pangungusap na ito. At ang ekspresyon sa kanyang mukha ay kasing hindi kapanipaniwala, dahil hindi pa siya nakakita ng totoong kaluluwa, at ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang maalamat na kaluluwa. Hindi ko inaasahan na may mga kaluluwa pala talaga sa mundong ito. Hindi napigilan ni Sheila na mapabuntong hininga. Sa simula ng digmaang ito, napakaraming bagay ang nangyari na hindi maisip ni Sheila, kaya kahit na nakita niya ang kaluluwa sa oras na ito, mukhang hindi na nagulat si Sheila tulad ng dati. Pinaikit ni Camelo ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon ni Cyrus nang hindi nagsasalita. Sa oras na ito, si Camelo ay labis na interesado sa kung paano binalak ni Cyrus na harapin ang kaluluwa ni Hillary. Pagkatapos ng lahat, ang kaluluwa ay iba sa pisikal na katawan at ang mga ordinaryong pag-atake ay hindi magdudulot ng anumang pinsala sa kaluluwa. Nang makita ni Nathaniel at Tyrus na aalis na si Hillary, saglit silang nag-alinlangan, at pagkatapos tumingin sa isa't isa, sinabi ni Nathaniel sa mahinang boses. Tumakbo tayo ng mabilis, kung hindi ay magkakasama tayo, walang pagkakataon. Ayos ito. Tila may parehong intensyon si Tyrus, kaya pagkatapos marinig ang mga salita ni Nathaniel, tumanggaw siya bilang pagsang-ayon ng walang anumang pag-aalinlangan. Matapos sabihin ito ni Nathaniel kay Tyrus, diretso siyang lumipad sa malayo. Ngayon huli na ang lahat para umalis ngayon at pagkatapos. Hindi mapigilan ni Cyrus na mapamura nang makita niyang ang tatlong taong ito ay nagbabalak tumakas. Pagkasabi nito, kumislap ang pigurya ni Cyrus, agad siyang sumugod sa harapan ni Hillary at bigla siyang sinuntok. Matapos makita si Cyrus, hindi napigilan ni Hillary na mapamura, at sinabi sa napakadiin na tono. Sa tingin mo ba ay masasaktan mo pa rin ako ngayon? Hindi pinansin ni Cyrus si Hillary, at direktang tinamaan ng kanyang kamao ang kaluluwa ni Hillary. Ano? Si Hillary ay nagpakawala ng napakatindi na sigaw, at pagkatapos ay unti-unting naglaho ang kanyang kaluluwa. Ito. Paano ito posible? Paano mo malalaman kung paano gamitin ang kapangyarihan ng kaluluwa? Hindi inaasahan ni Hillary na ang suntok ni Cyrus ay maglalaman ng napakalakas na soul power. Kung ito ay isang pag-atake ng isang ordinaryong manlalaban, talagang imposibleng saktan ang kaluluwa ni Hillary,
maliban kung alam ng manlalaban kung paano gamitin ang kapangyarihan ng kaluluwa. Ngunit ang sitwasyong ito ay napakabihirang, dahil ang mga mandirigma na tunay na nakakaunawa sa kapangyarihan ng kaluluwa ay napakabihirang na. Ngunit hindi alam ni Hillary na alam na ni Cyrus kung paano gamitin ang kapangyarihan ng kaluluwa dahil sa chinoong panahong iyon. Kaya napakadali para kay Cyrus na ganap na maalis ang kaluluwa ni Hillary. Si Hillary ay gumawa ng hindi mabilang na mga kalkulasyon at sa wakas ay nalampasan ang puntong ito. Noong una ay naisip niya na maaari niyang gamitin ang proteksyon ng katawan ng kayamanan ng espiritu ng Tian Sha Sword upang masugatan ng husto si Cyrus. At pagkatapos ay gamitin ang kapangyarihan ng kaluluwa upang isakripisyo ang katawan upang palayain ang kanyang sarili. Ngunit hindi niya inaasahan na si Cyrus pala ang bihasa sa kapangyarihan ng kaluluwa. Kung si Cyrus ay bihasa sa kapangyarihan ng kaluluwa, magiging napakadali para kay Cyrus na ganap na maalis ang kaluluwa ni Hillary. Oo nga, sa wala pang dalawang segundo, sa kahabag-habag na sigaw ni Hillary, ang kanyang kaluluwa ay ganap na nawala sa pagitan ng langit at lupa. Matapos makita ng lahat na ganap na naglaho ang kaluluwa ni Hillary. Ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay lahat ay hindi maisip. Dahil lahat sila ay nadama na ang nakikita nila ngayon ay talagang hindi kapanipaniwala, kung hindi dahil sa nakita ito ng kanilang mga mata. Sa isang eksena, sino naisip ko na kayang ilabas ni Cyrus ang nakakatakot na fighting power kapag kaharap ang tatlong three-star martial arts masters ng mag-isa? You really deserve to be a God Eater. Oo, talagang hindi kapanipaniwala, hindi ko inaasahan na mamamatay si Hillary ng ganito. Ang God Eater ay marahil ang pinakamalakas na mandirigma sa mundo ngayon. Nagsimulang mag-usap ang lahat sa mahinang boses, at lahat ay tumingin kay Cyrus ng may paghanga at paghanga. Matapos malaman ni Nathaniel at Tyrus na si Hillary ay pinatay ni Cyrus, mas naging tense ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha, dahil alam na alam nilang pinapatay ni Cyrus si Hillary. Pagkatapos ng lamig, sasalakayin nila silang dalawa. Agad-agad, kaya ngayon ang dalawa ay maaari lamang subukang makatakas hanggat maaari. Sa ganitong paraan, maaaring may bakas ng buhay, kung hindi, ang katapusan nilang dalawa ay maaaring mas masahol pa kaysa kay Hillary. Ang maging miserable. Matapos patayin ni Cyrus si Hillary, bigla niyang ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ni Tyrus, at pagkatapos ay bigla niyang iniwas ang kanyang kanang kamay. May nakita akong gininto ang hininga na lumilipad sa direksyon ng Wat Ian Road na parang kulog. Anong klaseng halimaw ang taong ito? Bakit ang lakas pa ng aura niya sa mga oras na ito? Tiningnan ni Tyrus ang gininto ang aura na sumusugod sa kanya. Isang flash ng pagkabigla ang sumilay sa kanyang mga mata, mabilis niyang itinaas ang kanyang kanang kamay, sinusubukang gamitin ang kanyang aura para labanan ang pag-atake ni Cyrus. Ngunit sa oras na ito, kahit na si Cyrus ay malubhang nasugatan, sa katunayan, dahil sa pag-iral ni Green Furify, ang kanyang aura ay nasa peak state pa rin ito, at naubos na ni Tyrus ang halos lahat ng kanyang katawan pagkatapos gumamit ng AK technique kanina lamang. Hininga, na naging dahilan upang hindi niya mapigilan ang pag-atake ni Cyrus. Kabanata 1973. Tinatawag kang Patriarch Uncle. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Ang katawan ni Tyrus ay direktang tumama sa lupa, na lumikha ng isang malaking malalim na butas. Bukod dito, hindi binigyan ni Cyrus ng anumang pagkakataon si Tyrus na mag-react, at ang kanyang figure ay lumitaw muli sa harap ni Tyrus sa isang iglap. Hindi, dat wag mo akong patayin. Matapos makita ni Tyrus si Cyrus na papalapit sa kanya, bakas ng takot ang sumilay sa kanyang mga mata, at nauutol siyang humingi ng awa kay Cyrus. Ngunit hindi man lang binigyan ni Cyrus si Tyrus ng pagkakataong ito. Sa isang mahinang pag-alog ng kanyang kanang kamay, isang hininga ang direktang tumagos sa katawan ni Tyrus. Matapos bahagyang manginig ng dalawang beses ang katawan ni Tyrus, agad siyang nawalan ng sigla. Isa pa ang namatay. Matapos makita ni Kamalo ang eksenang ito, nanlaki ang kanyang mga mata sa isang iglap,
at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay lubhang nakakabigla. At ang ibang mga taong naruroon ay tila gulat na magsalita sa mga oras na ito, sila ay nagkatitigan at nakatayo doon na tulala, hindi alam kung paano ilarawan ang kanilang nararamdaman. Dahil medyo nakakaloka sa paningin nila ang eksena ngayon. Sa kanilang mga mata noon, siya ay isang tatlong star martial daw grandmaster na parang isang engkanto. Ngunit ngayon sa harap ni Cyrus, siya ay tulad ng mga ordinaryong tao na walang kapangyarihan, at siya ay madaling nabura ni Cyrus. Dalawa sa tatlong three star martial arts masters ay namatay na sa mga kamay ni Cyrus, at ang huli, si Nathaniel, ay malamang na napahamak. Ang ekspresyon sa mukha ni Nathaniel sa mga oras na ito ay labis na kinakabahan, hindi niya mapigil ang mapabilis, gustong umalis dito. Noon, nang malaman ni Nathaniel na paparating siya upang patayin si Cyrus, hindi niya ito masyadong sineryoso. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, hindi alam ni na Hillary. What iyan? Nathaniel at Nathaniel kung ilang three-star martial arts mga master na napatay nila. Kaya nang malaman nilang tatlo na paparating sila para patayin si Cyrus, kinuha na lang nila ang misyon na ito bilang pinakakaraniwang gagawin at hindi nila akalain na haantong sila sa ganoong paraan sa huli. Nang iniisip ni Nathaniel ang mga tanong na ito, si Cyrus ay sumugod na sa kanyang harapan. Biglang itinaas ni Nathaniel ang kanyang ulo at sumulyap kay Cyrus, bakas ng takot ang sumilay sa kanyang mga mata, at ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita. Ngunit bago pa man makapansalita si Nathaniel, biglang iniwas ni Cyrus ang kanyang kanang kamay, at dumiretso ang hininga kay Nathaniel. Nang harapin ni Nathaniel ang pag-atake ni Cyrus, isang bakas ng kawalan ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata, dahil alam na alam niya sa kanyang puso na imposibleng harangan ang pag-atake ni Cyrus sa kanyang kasalukuyang estado. Dahil halos lahat ng hininga sa kanyang katawan ay may naubos na. Boom! Ngunit sa sandaling ito, nagkaroon ng malakas na ingay. Nakakita ako ng hininga na direktang humaharang sa katawan ni Nathaniel, tinutulungan si Nathaniel na lutasin ang krisis. May katulong pa. Matapos makita ni Cyrus ang isang tao na tumutulong kay Nathaniel na labanan ang kanyang pag-atake, isang kakaiba ang sumilay sa kanyang mga mata. At si Nathaniel mismo ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Kung tutuusin, tanging sina Tyrus, Hillary at ang kanyang sarili ang dumating upang kabkuban si Cyrus sa pagkakataong ito. Ang mga Diyos ng lupain ay hindi nagpadala ng ibang mga katulong, kaya hindi alam ni Nathaniel kung sino ang tumulong. Pag-aari. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan si Cyrus, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa likuran niya. Nakita ko ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng asol na damit na dahan-dahang naglalakad palabas ng lambak. Tiningnan ni Cyrus ang nasa katanghaliang gulang na lalaki pataas at pababa. Nararamdaman niya na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay dapat ding isang three-star martial arts master. Kung si Cyrus ay nasa kanyang tuktok, hindi siya matatakot sa gitnang ito may edad na. Naghihintay ng isang malaking labanan, kaya ang pisikal na kondisyon ni Cyrus ay hindi masyadong maganda sa oras na ito, at maaari niyang maabot ang kanyang limitasyon anumang oras. Sino ka? Kinuha ni Cyrus ang inisyatiba upang tanungin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ako si Gideon Yeching. Sumagot ang medyo may edad na lalaki sa napakakalmang tono. Ano? Ang taong ito ay si Gideon Yeching, ang Hall Master ng Spider Hall. Paano ito posible? Hindi ba't si Gideon Ye ay isang mandirigma daan-daang taon na ang nakalilipas? Paano pa siya nabubuhay ngayon? Oo, ilang taon nang patay si Gideon Ye. Imposibleng maging Gideon Ye ang taong ito, at talagang imposible para kay Gideon Ye na maging napakabata. Matapos malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ng nasa katanghaliang gulang, lahat ng naruroon ay nagsimulang mag-usap sa mahinang boses. Halata na ang mga taong ito ay labis na nagulat sa pagkakakilanlan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tito Wu, sino ang taong ito? Nagpakita si Sheila ng naguguluhan na ekspresyon pagkatapos marinig ang talakayan ng lahat,
at hindi napigil ang magtanong kay Camelo ng mahina. Si Gay Dinye ay isang dalubhasa sa martial arts sa China 100 taon na ang nakararaan. Wala akong masyadong alam tungkol sa taong ito, at pangalan lang ng taong ito ang narinig ko. Paliwanag ni Camelo sa mahinang boses. Paano mabubuhay hanggang ngayon ang mga mandirigma mula sa daan-daang taon na ang nakakaraan? Tinitigan ni Sheila ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig at nagtanong. Kung nakalusot si Gay Dinye sa isang three-star martial arts master 100 taon na ang nakalipas, may paliwanag nito ang problemang ito. Sabi ni Camelo na may blankong mukha. At tumingin si Sheila kay Camelo na may gulat na ekspresyon sa mukha, dahil napakaraming bagay ang nangyari ngayon na hindi niya maintindihan. Grandmaster Ching, ikaw pala. Matapos makita ni Nathaniel si Gay Dinye, may kislap na pinanabik sa kanyang mga mata, at sumigaw siya ng malakas. Hindi niya inasahan na sa ganoong sitwasyon, si Gay Dinye ang nagligtas sa kanya. Si Nathaniel ay ganap na desperado ngayon. At si Gay Dinye ay sumulyap lamang kay Nathaniel nang walang pakialam na parang wala siyang balak na tumugon kay Nathaniel. Nandito ka ba para iligtas ang lalaking ito? Walang ekspresyong tanong ni Cyrus kay Gay Dinye. Ikaw dapat ang apprentice ni Kenny, di ba? Hindi sinagot ni Gay Dinye ang tanong ni Cyrus, ngunit direktang nagtanong. Kilala mo ang aking amo? Matapos marinig ang mga salitang ito, bakas ng pananabik ang mga mata ni Cyrus. Kung tutuusin, ang pinakamahalagang bagay para kay Cyrus na makarating sa bansa F sa pagkakataong ito ay alamin ang kinaroroonan ni Kenny. Oo, ako ay isang matandang kakilala ng iyong Panginoon, at ang Panginoon ng taong ito ay isang matandang kaibigan din sa akin, kaya ano ang tingin mo sa ating dalawa na nakikipag-deal ngayon? Mabagal na sabi ni Gay Dinye. Kalakal. Matapos marinig ang mga salita ni Gay Dinye, hindi napigilan ni Cyrus na tumahimik sandali, pagkatapos ay sumimangot at nagtanong, anong deal ang gusto mo? Ang layunin ng pagpunta mo sa Thousand Chances Valley sa pagkakataong ito ay upang hanapin ang kinaroroonan ng iyong Panginoon. Alam ko kung nasaan ang iyong Panginoon. Hanggat maaari mong palayain ang taong ito, sasabihin ko sa iyo kung nasaan ang iyong Panginoon. Sabi ni Gay Dinye sa mahinahong tono. Alam mo ba kung nasaan ang amo ko? Matapos marinig ni Cyrus ang mga salita ni Gay Dinye, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila mas nasasabik. Siyempre, alam ko. Tumanggaw si Gay Dinye. Tumingin si Cyrus kay Gay Dinye at nag-alinlangan ng 2 segundo. Alam niya sa kanyang puso na hindi dapat nagsinungaling si Gay Dinye sa kanya sa oras na ito. Baka alam talaga ni Gay Dinye kung nasaan si Kenny. At walang matinding puot sa pagitan ni na Cyrus at Nathaniel, kaya kung papatayin si Nathaniel ay hindi masyadong mahalaga kay Cyrus. Okay, I agree to your conditions, I don't have to kill this person today. Direktang sabi ni Cyrus kay Nathaniel. Ayos ito. Bahagyang ngumiti si Gay Dinye, at pagkatapos ay sinabi kay Nathaniel na walang ekspresyon. Ano pa ang ginagawa mo dito? Magwala ka. Grandmaster Ching, salamat sa iyong pagliligtas ngayon, at ako, si Nathaniel, ay tiyak na gagantay sa iyo ng 100 beses sa hinaharap. Dahil alam niyang ligtas na siya, tuwang-tuwang sinigawan ni Nathaniel si Gay Dinye, pagkatapos ay tumalikod at lumipad nang hindi nag-iisip. Matapos makitang umalis si Nathaniel, walang ekspresyong sinabi ni Cyrus. Pinapaalis ko na ang taong ito ngayon, maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang aking amo? Sumama ka sa akin. Si Gay Dinye ay hindi nagsalita ng walang kaparirapan at direktang naging isang asul na liwanag at lumipad sa Valley of Thousand Chances. Ngunit lumingon si Cyrus at sinulyapan si Ketty. Alam niya na tiyak na maraming panganib sa Thousand Chances Valley at maaaring may bitag na itinakda ni Gay Dinye sa loob. Pagkatapos ng lahat, hindi kilala ni Cyrus si Gay Dinye, kaya hindi niya mapagkakatiwalaan ang taong ito ng 100%. Kung dadalhin ni Cyrus si Ketty sa Valley of Thousand Chances, malalagay din sa panganib si Ketty,
Kaya ang pinakamagandang pagpipilian sa oras na ito ay para kay Cyrus na mag-isa na pumasok sa Valley of Thousand Chances. Saglit na nag-alinlangan si Ketty. At ibinuka ang kanyang bibig para magsalita. Ngunit alam din niya na si Kenny ay napakahalaga kay Cyrus, hinding-hindi palalampasin ni Cyrus ang pagkakataong ito, kaya kahit nasubukan niyang ikayatin si Cyrus, ayaw makinig sa kanya. Pagkaalis ni Cyrus kasama si Gady and Ye, tanging ang mga malalakas na lalaki mula sa bansang F at Sheila, Camaro, Ketty at iba pa ang nanatili sa harap ng Thousand Chances Valley. Ang lahat ay tumingin sa gulo sa harap ng Thousand Chances Valley. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla at takot. Ang labanan ngayon ay nagbukas ng kanilang mga mata, at ngayon ay naiintindihan na nila kung gaano kakilakilabot ang tunay na 3-star martial arts master. Ang pagharap sa 3 3-star martial arts masters na may sariling lakas, at pagpatay sa 2 sa kanila ng magkasunod, anong nakakatakot na lakas ito? Hindi napigilan ni Camaro ang mahinang buntong hininga. Huminga ng malalim si Wesley, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses. Noon, pinatay ng God Eater ang pinuno ng Heavenly Ghost Sect at naging tanyag sa mundo ng martial arts. Malaking kaguluhan. Tama, ang pagpatay sa isang pinuno ng Heavenly Ghost Sect ay gumawa ng napakalaking kaguluhan sa simula. Ang pagpatay sa 2 3-star martial arts masters ngayon ay magbibigay ng malaking alon sa martial arts world. Sumunod din ang Venerable Hao. Matapos marinig ang kanilang sinabi, lahat ay tumingin sa isa't isa na may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha, hindi alam kung ano ang sasabihin. Siyempre, may isa pang mas mahalagang bagay para sa mga martial artist na ito. Ibig sabihin, alam na nila na may mga 3-star martial arts masters sa mundong ito, at ang balitang ito ay napakahalaga pa rin sa mga martial artist na iyon sa mundo ng martial arts. Sabay-sabay. Sa isang maliit na isla sa karagatang Pasipiko. Isang matandang lalaki na nakaputing roba ang nakapikit sa screen na nasa harapan niya, at may ilang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng matanda, pambihira ang aura ng mga matandang ito. At ang mga taong ito ay ang martial arts picks ng mga Diyos ng Lupain, at sila ay maituturing na pinakamakapangyarihang mandirigma sa mundo. At ang screen sa harap nila ay naglalaro ng labanan sa pagitan ni Cyrus, Hillary, Tyrus at Nathaniel kanina lang. Hindi ko akalain na ang lakas ng batang ito ay sobrang nakakatakot. Kahit sina Tyrus, Hillary, Nathaniel at ang iba pa ay hindi makakapantay sa kanya. Sabi ng matandang nakaputi na blanco ang mukha. Oo, wala kaming ganoong katalinuhan sa China sa loob ng maraming taon. Sumunod naman ang isa pang matandang lalaki. Old Immortal, ngayong patay na sina Tyrus at Hillary, at si Nathaniel ay malubhang nasugatan din, ano ang susunod nating gagawin? Sa sandaling ito, isang medyo may edad na lalaki ang nagtanong sa matandang nakaputi. Matapos marinig ang pangungusap na ito, ang matandang nakaputi ay nagatubili ng 2 segundo at sinabi sa mahinang boses, ano sa palagay mo ang dapat gawin? Sa palagay ko ay hindi ito makakatuluyan ni Cyrus. Ilang 3-star martial arts masters ng ating mga land gods ang namatay sa kamay ni Cyrus. Sabi ng isang matanda, tama si Elder Wang. Oo. Hindi ko akalain na makakatuluyan itong Cyrus, kung hindi magkakaroon ng walang katapusang gulo. Sumunod naman ang lahat. Siyempre hindi pwedeng manatili si Cyrus. Bahagyang tumango ang matandang nakaputi. Mayroon na akong nagayos ng isang pag-atake ng missile malapit sa Thousand Chances Valley. Matandang Diyos, basta't itanggo mo ang iyong ulo ngayon, ang buong Thousand Chances Valley ay mawawasak sa lupa ng walang ni isang dahon ng damo. Sabi ng middle-aged na may excited na expression. Ang matandang nakaputi ay nag-alinlangan ng 2 segundo matapos marinig ang pangungusap na ito, pagkatapos ay bahagyang umiling, at walang ekspresyon na sinabi. Hindi tama na gawin ito. Bakit? Mabilis na tanong ni Elder Wang. Ngayon ay maraming ordinaryong tao sa Valley of Thousand Chances. Kung ang mga missile ay ibinagsak sa Valley of Thousand Chances, ang mga ordinaryong taong ito ay mamamatay din sa Valley of Thousand Chances.
ito ay maaaring magdulot ng malaking kaguluhan sa bansang F. Parang hindi. Para makita. Mahina hong sabi ng matandang nakaputi. Ngunit matandang Diyos, kapag ang mga taong ito ay pinahintulutan na umalis sa Valley of Thousand Chances, ang mga lihim ng ating mga Diyos sa lupa ay maaaring malantad din. Sabi ni Elder Wang sa mahinang boses. So what if it is exposed? I have been guarded this secret for so many years. Now that someone knows this secret, let them go. Walang pakialam na sabi ng matandang diwata. May bakas ng pagtataka sa mga mata ng mga taong nakatingin sa matandang Diyos parang hindi nila naiintindihan ang ginawa ng matandang Diyos. Pagkatapos ng lahat, ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para patayin si Cyrus, at hindi ganoon kadaling makahanap ng ganoong pagkakataon sa hinaharap. Kaya lang, alam din ng mga taong ito ang lakas ng matandang Diyos. At hindi sila nangangahas na suwayan ang utos ng matandang Diyos, kung ang mga Diyos sa lupa ay hindi sumunod sa utos ng matandang Diyos, ito ay magiging isang patay na dulo. Sa kabilang panig, sinundan ni Cyrus si Gideon Ye sa Valley of Thousand Chances. Boom! Nang pumasok si Cyrus sa Valley of Thousand Chances. Malinaw niyang naramdaman ang pagkakaroon ng formation, at ang kapangyarihan ng formation na ito ay lubhang nakakatakot, na iba sa lahat ng formation na nakilala ni Cyrus noon. Hindi ko akalain na may ganito palang nakakatakot na forma sayon na mag-e-exist sa mundong ito. Hindi napigilan ni Cyrus ang mahinang buntong hininga. Kung ang ganitong uri ng forma sayon ay inilagay 100 taon na ang nakalilipas, hindi ito maituturing na top-level formation sa lahat. Kaya lang, ang kasalukuyang martial art ay naging malungkot, kaya kakaunti ang mga mandirigma na maaaring ayusin ang gayong forma sayon. Mahinang sabi ni Gideon Ye kay Cyrus. Walang pakialam na sinulyapan ni Cyrus si Gideon Ye, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses. Bago mo sinabing alam mo kung nasaan ang aking amo, mas mabuting huwag kang magsinungaling sa akin, kung hindi, hahayaan kitang mamatay dito. Hahaha. Hindi napigilan ni Gideon Ye na matawa nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Ang iyong personalidad ay eksaktong kapareho ng iyong Panginoon, talagang magkatulad kayong dalawa. Wala ako sa mood makinig sa mga kalokohan mo dito, asan na ang amo ko? Kumunat ang noo ni Cyrus at tinanong si Gideon Ye. Ang iyong master ay nasa forma sayon na ito. Pinaikit ni Gideon Ye ang kanyang mga mata at sinabi. Ang aking master ay nasa forma sayon na ito. Matapos marinig ang mga salita ni Gideon Ye, hindi napigilan ni Cyrus na matigilan saglit, na may napakagulong ekspresyon sa kanyang mukha. Tama, ang iyong master ay nasa forma sayon na ito. Tumingin si Gideon Ye kay Cyrus at tumanggo. Paano mo nalaman? Maingat na tanong ni Cyrus kay Gideon Ye. Malinaw, ngayon ay hindi naniniwala si Cyrus sa sinabi ni Gideon Ye 100%. Kung tutuusin, hindi alam ni Cyrus kung sino itong Gideon Ye o kung ano ang relasyon niya sa kanyang amo. Paano kung balak ni Gideon Ye na hayaan si Cyrus it? Mahirapan pumasok sa formation tapos magpakamatay. Matagal ko nang napag-usapan yan. Marahan na bamantong hininga si Gideon Ye, at pagkatapos ay nagpatuloy. Sa totoo lang, kung pag-uusapan mo ang tungkol sa seniority, dapat mo akong tawaging Patriarch Uncle. Tito Patriarch ba ang itatawag ko sa iyo? Kumunat ang noo ni Cyrus, hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Gideon Ye. Nabuhay ako sa mundong ito sa loob ng halos 200 taon. At ako ay mula sa parehong sekta ng master ng iyong master, ngunit kalaunan ay itinatag ko ang Spider Sect, at ang iyong ninuno ay ang Monkey Sect sa lungsod. Ang kanyang personalidad ay medyo katulad sa iyong Panginoon. At wala siyang masyadong pakialam sa mga gawain ng sekta, na naging dahilan upang ang aking sekta ng Spider ay sumanib ng sekta ng Tian Shan. Ang elder ng sektang Monkey mo ay talagang alagad ko. Tumingin si Gideon Ye kay Cyrus at nagpaliwanag. Matapos marinig ni Cyrus ang sinabi ni Gideon Ye. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napaka hindi kapanipaniwala, dahil hindi niya akalain na may ganoong koneksyon sa pagitan ni na Gideon Ye,
Kenny at ng kanyang sarili. Paano mo mapapatunayan na totoo ang sinabi mo? Bakit kita paniniwalaan? Diretsong tanong ni Cyrus. Hindi nagalit si Gay Dianye sa tanong ni Cyrus. Kung tutuusin, napakaraming kaaway ni Cyrus at walang basehan ang kanyang mga salita. Kung hindi talaga siya magpapakita ng ilang ebidensya, tiyak na hindi maniniwala si Cyrus kay Gay Dianye. Alam mo ba itong jade pendant? Habang nagsasalita, naglabas si Gay Dianye ng isang jade pendant mula sa kanyang damit at ibinigay ito kay Cyrus. Matapos mag-alinlangan saglit si Cyrus, kinuha niya ang jade pendant, at pagkatapos ay isang bakas ng pagkabigla ang sumilay sa kanyang mga mata. Dahil natuklasan ni Cyrus na ang jade pendant ni Gay Dianye ay kapareho ng jade pendant na ibinigay sa kanya ni Kenny. Maliban na ang jade pendant ni Kenny ay nakaukit ng mga dragon, at si Cyrus ay mayroon ding phoenix pendant sa kanyang kamay, Godinis jade pendant it, ay nakaukit ng pattern ng tigre. Ang aking Panginoon ay may apat na alagad noon, isa sa kanila ay ako, at ang isa ay ang iyong patriarka. Ipinasa ng iyong patriarka ang palawit ng dragon sa iyong Panginoon, at pagkatapos ay ipinasa ito sa iyo ng iyong Panginoon. Ngayon ay magagawa mo na maniwala ka sa sinasabi ko. Walang ekspresyong sinabi ni Gay Dianye kay Cyrus. Ang susunod na tatlong kabanata ay 5,000 salita ang haba, at patuloy na say sa bukas, salamat sa iyong suporta. Kabanata 1974. Pagsira sa Formasayon. Tiningnan ni Cyrus si Gay Dianye pataas at pababa, pagkatapos ay ibinigay ang jade pendant kay Gay Dianye, at sinabi sa napakaseryosong tono. Si Cyrus, ang nakababatang henerasyon, ay nakilala si Patriarch Uncle. Hahaha, ikaw at ako hindi kailangang maging magalang. Kinawayan ni Gay Dianye ang kanyang kamay kay Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Okay, pag-usapan natin ang seryosong negosyo. Ayos ito. Tumango si Cyrus. Sa simula, ang iyong Panginoon ay nakakuha ng mapa ng kayamanan ng hindi sinasadya. At pumunta sa Valley of Thousand Chances upang hanapin ang sikretong kayamanan upang makuha ang paraan upang makalusot sa 3-star martial arts master, at nagkataong nakuha ko ito. Treasure map, kaya pumunta rin ako dito. Pagkaraan ng isang paghinto, nagpatuloy si Gay Dianye. Nang makita ako ng iyong Panginoon, nagulat din siya. Kung tutuusin, tinugis ako ng mga Diyos ng lupa mula nang makapasok ako sa 3-star martial arts master. Kaya kadalasan namumuhay ako sa ilang at malalalim na bundok. Hindi ko ipinakita ang aking mukha sa publiko, na naging dahilan upang isipin ng maraming tao na ako ay patay na, at gayon din ang iyong Panginoon. Kaya nga, bahagyang tumango si Cyrus, tahimik na naghihintay kay Gay Dianye na magpatuloy sa pagsasalita. Pagkatapos kong makilala ang iyong Panginoon, sinabi ko sa iyong Panginoon ang sikreto ng mga Diyos ng lupain. Sa katunayan, ang pinakamahalagang dahilan kung bakit ang iyong Panginoon ay hindi nakakalusot sa isang 3-star martial arts master sa loob ng maraming taon ay ang panloob. Demonyo! Ang mga taong iyon ng mga Diyos ng lupa ay palaging lahat sila ay nagkakalat ng mga alingaw-ngaw. Na nagsasabing walang 3-star martial arts master sa mundong ito. Ang mga salitang ito ay nagtanim ng mga binhi sa puso ng mga mandirigmang iyon, na naging sanhi ng maraming mandirigma na magkaroon ng mga demonyo kapag sumisigaw sila. Nagpatuloy si Gay Dianye sa pagpapaliwanag. Ang panloob na demonyo pala ay may napakalaking impluensya sa isang mandirigma. Hindi napigilan ni Cyrus na mapabuntong hininga. Karamihan sa mga mandirigma sa mundong ito ay hindi kasing swerte mo. Nakamit nila ang mga tagumpay ngayon ng hakbang-hakbang. Pinag-isipan ni Gay Dianye si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Sa tulong ko, ang iyong master ay matagumpay na nakapasok sa isang 3-star martial arts master. Mga Diyos, at kung magsanib puwersa tayong dalawa, mas mataas ang rate ng panalo. Pagkatapos ay nakilala mo ang mga taong iyon mula sa mga Diyos ng lupa, tama. Mukhang nahulaan ni Cyrus ang sumunod na nangyari. Tama, tinambangan tayong dalawa ng mga iyon bago tayo pumasok sa formation.
may 4 na 3-star martial arts masters at 4 na 2-star martial arts masters sa kabilang site. Nakipag-away ako sa iyong master laban sa mga taong ito para 2 araw at 2 gabi. Ngunit mahirap pa rin sabihin ang nagwagi at limitado ang oras ng pagbubukas ng lihim na porma sayon. Kapag nalampasan ang oras na ito, magtatagal bago muling mabuksan ang porma sayon. Sa tingin ko ang iyong mas kailangan ito ng Panginoon kaysa sa akin ang mga bagay na iyon sa lihim na kamali, kaya sa pilitan kong ipinasok ang iyong Panginoon sa lihim na kamali. Tumingin si Gideon Yeh kay Cyrus at sinabi, kung gayon bakit hindi lumabas ang aking amo? Nagmamadaling tanong ni Cyrus. Akala ko noong una, kami ng iyong amo ang unang pumunta dito. Kaya dapat walang pumasok sa sekretong tindahan bago makipagkita sa mga Diyos ng lupa, ngunit hindi ko inaasahan na mayroon ng mga tao sa porma sayon, ako at ang mga Diyos ng lupa. Sa laban ay hindi napagdesisyonan kung sino ang mananalo hanggang sa sarado ang porma sayon, at sa huling sandali ng sarado ang porma sayon, 2 tao ang humiwalay sa porma sayon. Naramdaman ko ang hininga ng 2 taong ito at ang kanilang kahinaan, dapat ay just dumaan sa isang malaking labanan, ngunit hindi lumabas ang iyong amo. Sa wakas ay sinabi ni Gideon Yeh kay Cyrus ang lahat ng ins and out ng usapin. Sa oras na ito, naiintindihan ni Cyrus kung ano ang nangyayari. Si Kenny ay talagang pumunta dito para sa lihim na pag-iimbak. Ngunit siya ay kinugkob ng 2 tao sa lihim na imbakan, na naging dahilan upang hindi makatakas si Kenny pagkatapos na isara ang porma sayon. Oras na para umalis ang cash. Ibig mong sabihin na ang aking amo ay nakulong sa sikretong tindahang ito at hindi makalabas. Tanong ni Cyrus kay Gideon Yeh sa mahinang boses. Ganun ba? Tumango si Gideon Yeh. Kung gayon paano mo nalaman na ang aking Panginoon ay hindi pinatay ng 2 taong iyon? Nagmamadaling tanong ni Cyrus. You don't have to worry about this. I can feel your master's aura. Kahit mahina ang aura niya, dapat ay buhay pa siya ngayon. Seryosong paliwanag ni Gideon Yeh. Mabuti iyan, mabuti iyon. Dahil alam niyang wala ng panganibang buhay ni Kenny ngayon, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Cyrus. Kung tutuusin, hanggat nabubuhay pa si Kenny, may pagkakataon pa. Sa totoo lang, ako rin ang may kasalanan sa pangyayaring ito. Kung hindi ko ipinadala ang iyong Panginoon sa porma sayon, marahil ay hindi mangyayari ang mga bagay na ito. Marahan na bamantong hininga si Gideon Yeh, at pagkatapos ay nagpatuloy. Pagkatapos isara ang porma sayon. Nanatili ako sa lambak na ito ng libo-libong pagkakataon upang subukang sirain ang porma sayon. Ngunit ang aking kapangyarihan lamang ay limitado pagkatapos ng lahat, at imposibleng masira ang formation. Nangangailangan ito ng maraming hininga, at hindi ko ito magagawa ng mag-isa. So naglabas ka ng balita na may secret store dito, and those warriors from Country F will come to help you break the formation together. Ngayon lang napagtanto ni Cyrus na ang balitang may sikretong tindahan dito ay inilabas talaga ni Gideon Yeh upang iligtas si Kenny. Tama. Tumango si Gideon Yeh, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Ang orihinal kong plano ay ipakilala ang mga mandirigmang ito sa lambak. At pagkatapos ay gamitin ang mga taong ito upang tulungan akong malutas ang porma sayon, ngunit hindi ko inaasahan na darating ka, at kahit nahawakan ang mga iyon, na nakarating na sa mga Diyos ng lupain. Ngunit ito ay maayos na ngayon, dapat mayroong ilang espiritong kayamanan sa iyong kamay na makapagbibigay sa iyo ng maraming hininga, upang tayong 2 ay makapagbukas ng porma sayon na ito. Bakit ngayon mo lang hiniling sa akin na paalisin si Nathaniel? Kilala mo ba talaga ang taong iyon? Tanong ni Cyrus na may pagdududa. Nathaniel. Matapos marinig ang pangungusap na ito, hindi napigilan ni Gideon Yeh na mapamura, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Itong Nathaniel ay isang junior lang, paano ko makikilala ang taong ito? Dahil hindi mo kilala ang taong ito, bakit mo ako pinakawalan? Kumunat ang noo ni Cyrus at nagtanong. Maaring hindi mo alam na ang Panginoon ni Nathaniel ay ang nakatatanda sa mga Diyos ng lupain,
at ang kanyang katayuan ay pangalawa lamang sa mga lumang diyos sa mga diyos ng lupa. Kung papatayin mo ngayon si Nathaniel, hindi ka pababayaan ng mga diyos ng lupa na iyon. Ang pinakaang mahalaga sa amin ngayon ay humanap muna ng paraan para iligtas ang iyong amo. Kaya hinihiling ko sa iyo na palayain si Nathaniel para hindi mo tuluyang magalit ang mga diyos ng lupain. Mahina hong ipinaliwanag ni Gideonie kay Cyrus. Nakita ko. Tumingin si Cyrus kay Gideonie at tumango. Naramdaman niyang tama ang diskarte ni Gideonie. Si Nathaniel ay iba sa Tyrus at Hillary. Bagamat pareho silang may nakakatakot na background, ang kanilang katayuan sa mga diyos ng lupa ay napakababa pa rin. Kahit napatayin ni Cyrus ang dalawang taong ito, hindi ito magdudulot ng labis na gulo. Malaking impluensya, ngunit iba si Nathaniel. Kapag napatay na ni Cyrus si Nathaniel, tiyak na papatayin ng mga diyos ng lupa si Cyrus sa anumang paraan. Makakaapekto ito sa pagliligtas ni Cyrus kay Kenny. Bagaman nandoon pa rin ang hininga ng iyong amo. Ang kanyang hininga ay talagang napakahina, kaya't dapat tayong dalawa ang kumuha ng oras upang basagin ang porma sayon at iligtas ang iyong Panginoon. Tumingin si Gideonie kay Cyrus at sinabi, "Kung gayon, paano mabibiyak ang porma sayon na ito?" Mabilis na tanong ni Cyrus. "Hindi mo alam kung paano basagin ang formation, kaya hindi mo alam kung paano ito sirain. Buti na lang, natutunan ko ang ilang mga diskarte sa pagbuo mula sa aking master noon. Ang formation na ito ay hindi partikular na mahirap, ngunit nangangailangan pa rin ito ng maraming lakas para basagin ito." Tandang padamdam panipi. Tiningnan ni Gideonie si Cyrus pataas at pababa, at pagkatapos ay walang ekspresyon na sinabi. "Ngayon ay mayroon kang dalawang pagpipilian sa harap mo. Alin sa dalawa?" tanong ni Cyrus. "Maaari mo akong sundan sa porma sayon at padalhan ako ng hininga. At sisirain ko ang porma sayon, at maaari mong ipahiram sa akin ang iyong kayamanan ng espiritu, at ako ay papasok at sisirain ang porma sayon na mag-isa." Tumigil sandali si Gideonie, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Ang porma sayon na ito ay lubhang mapanganib, kaya kung papasok ka, maaaring may ilang panganib. Sasama ako sa iyo. Ang Green Furify ay ibinigay sa akin ng iba, at hindi ko alam kung paano ito may lalabas ngayon." Malumanay na sagot ni Cyrus. Sa katunayan, hindi pa rin nagtitiwala si Cyrus kay Gideonie sa kanyang puso, kaya tiyak na hindi niya ibibigay si Green Furify kay Gideonie ng ganoon kadali. Ayos ito. Matapos maunawaan ni Gideonie ang ibig sabihin ni Cyrus, tumango siya nang walang sinasabi. "So kailan tayo magsisimula?" tanong ni Cyrus habang nakatingin sa porma sayon. Sumulyap si Gideonie kay Cyrus nang walang pakialam, pagkatapos ay kumuha ng elixir mula sa kanyang damit at ibinigay ito kay Cyrus, at mahinang sinabi kay Cyrus. "May mga sugat ka ngayon sa iyong katawan, pagalingin muna natin ang iyong katawan." Ininom ni Cyrus ang tableta at tiningnan ito ng mabuti, na parang nag-aalangan siyang inumin ito. "Don't worry, it's not poison. Kung gusto kitang patayin, matagal ko nang ginawa. Hindi ako magsasalita ng kalokohan sa'yo." Sabi ni Gideonie sa mahinang boses. Huminga ng malalim si Cyrus, at pagkatapos ay direktang inilagay ang tableta sa kanyang bibig. Pagkatapos uminom ng tableta, naramdaman ni Cyrus ang isang napakamahiwagang hininga na dumadaloy sa kanyang katawan, at ang sugat ni Cyrus ay gumagaling sa bilis na nakikita ng mata. Ang elixir na ito ay napakahimala. Tiningnan ni Cyrus ang sugat sa kanyang katawan at gulat na sinabi. "Ang elixir na ito ay isang top grade elixir. Kung hindi kita kailangan tulungan akong masira ang formation, hindi ako magiging mura sa iyo, boy." Bahagyang tumugon si Gideonie kay Cyrus, at pagkatapos ay dirdiretsyong naglakad papunta sa formation. Wala pang kalahating minuto, gumaling na ang mga sugat sa katawan ni Cyrus. Huminga ng malalim si Cyrus, at pagkatapos ay sinundan si Gideonie sa formation. Matapos makapasok sa formation, malinaw na naramdaman ni Cyrus na nag-react ang formation, at hindi mabilang na itim na aura ang dumiretso kay Cyrus.
Mabilis na ginamit ni Cyrus ang kanyang hininga upang protektahan ang kanyang katawan. Bagaman ang formation na ito ay isang maze, mahirap para sa sinumang lumakad na makalabas, at ang formation na ito ay isa pa ring killing formation. Kung hindi ka mag-iingat, kahit isang 3-star martial arts master ay mamamatay sa formation na ito. Lumingon si Gideonie para tingnan si Cyrus, at mahinang sinabi kay Cyrus. Naiintindihan ko. Tumango si Cyrus. Ang porma sayo na ito ay may kabuoang siyam na layer. Nabasag ko na ang layer na ito. Maaari mo lang akong sundan at lumakad pa sulong ngayon. Pumunta si Gideonie sa formation habang nagsasalita. Dapat sabihin na pamilyar talaga si Gideonie sa formation dito, at pagkaraan lamang ng ilang minuto, hinakay niya si Cyrus palabas ng unang palapag ng formation patungo sa ikalawang palapag. Pagkarating sa ikalawang palapag, huminto si Gideonie, pagkatapos ay bumaling kay Cyrus at sinabing, "Ginamit ko ang porma sayon na ito sa loob ng 7 araw, ngunit hindi ko pa rin ito lubusang mag-itak dahil sa kawalan ng hininga. Padalhan mo lang ako ng hininga mula sa likod ko. Naiintindihan ko." Tumango si Cyrus kay Gideonie. Nakatayo sa harap ng formation, huminga ng malalim si Gideonie, at pagkatapos ay nagsimulang gamitin ang kanyang divine sense para sirain ang formation. Tumayo si Cyrus sa likod ni Gideonie at patuloy na nagpadala ng hininga ni Gideonie. Ang pagpapanatili ng kamalayan ni Gideonie ay maaaring masira ang porma sayon sa mahabang panahon. Sa isang kisap mata, 2 oras na ang lumipas. Hindi inisip ni Cyrus na aabutin ng ganoon katagal bago masira ang porma sayon. Kung hindi dahil sa pagkakaroon ng Green Furify. Imposible para sa isang normal na mandirigma na magkaroon ng sapat na aura upang mapanatili ang operasyon ng banal na kamalayan para sa ganoon katagal. Bukas. Nang iniisip ni Cyrus ang mga bagay na ito, biglang sumigaw si Gideonie. Boom! Nakarinig si Cyrus ng malakas na ingay mula sa loob ng formation, at ang orihinal na itim na ambon ay dahan-dahang nawala, at lumitaw ang isang maliit na landas. Nang walang pag-aalinlangan, dumiretso si Gideonie sa formation. Sumunod lang si Cyrus sa likod ni Gideonie. Matapos i-unlock ang pangalawang layer ng formation, sinimula ni Gideonie na lutasin ang ikatlong layer ng formation. Sa isang kisap mata, 3 buong araw na ang lumipas. Sa loob ng 3 araw na ito, si Cyrus at Gideonie ay patuloy na nag-crack ng formation at wala ng oras para magpahinga. Gayunpaman, ang bilis ni Cyrus at Gideonie ay napakabilis pa rin. Kung ito ay papalitan ng iba pang mga mandirigma, talagang imposibleng masira ang pormasyong ito ng walang isa o 2 taon. Matapos mabasag ang 8th layer ng formation, natuklasan ni Cyrus na may malaking open space sa harap niya. At mayroong lahat ng uri ng mga bulaklak, halaman at puno sa open space na nagbigay sa mga tao ng napakagandang pakiramdam tulad ng litrato. Diba sabi mo may 9-layer ang formation? Mahinang tanong ni Cyrus kay Gideonie. Tama, ito ang 9th layer formation. Bahagyang tumugon si Gideonie kay Cyrus. Ito ba ang 9th layer formation? Matapos marinig ni Cyrus ang mga salita ni Gideonie, agad siyang natigilan sa kinatatayuan na may labis na pagtataka sa kanyang mukha. Ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang na nakikita mo. Itong 9th layer ng formation ay ang pinakadelikadong layer ng formation na ito. Hindi ko alam kung ilang tao ang mamamatay sa layer na ito. Walang ekspresyong sinabi ni Gideonie kay Cyrus. Nag-alinlangan si Cyrus ng 2 segundo matapos marinig ang mga salita ni Gideonie, at pagkatapos ay mahinang nagtanong, kung gayon, ano ang susunod na gagawin nating 2? Walang paraan para masira ang formation na ito, mapipilitan lang natin. Sumagot si Gideonie sa mahinang boses, at pagkatapos ay dirdiretsyong naglakad papunta sa formation. Pagkatapos mag-alinlangan sandali ni Cyrus, sinundan niya si Gideonie sa formation. Boom! Nang pumasok si Cyrus sa porma sayon, nagsimulang manginig ng husto ang lupa. Mag-ingat ka, napakadelikado ng formation na ito.
Lumingon si Gideon Ye para tingnan si Cyrus, at mahinang pinaalalahanan si Cyrus. Alam ko. Tumanggo si Cyrus kay Gideon Ye. Whoosh whoosh. Gayunpaman, pagkatapos lamang matapos ni Cyrus ang kanyang pangungusap, nakita niya ang hindi mabilang na mga bola ang apoy na lumilipad patungo sa kanyang posisyon sa isang nakakatakot na bilis. Nang makita ni Gideon Ye ang bolang apoy na lumilipad, mabilis niyang iwinagayway ang kanyang kanang kamay, at isang puting harang ang lumitaw sa harapan nilang dalawa. Matapos tumama ang mga bolang apoy sa barrier, agad itong nawala. Mukhang hindi maliit ang kapangyarihan ng mga bolang apoy na ito. Mahinang sabi ni Cyrus kay Gideon Ye. Ito ay simula pa lamang, ang susunod na hakbang ay ang highlight. Walang ano-anong sagot ni Gideon Ye, pagkatapos ay lumakad pa sulong na may hawak na bola ang apoy sa kanyang mga kamay. Dahil sa presensya ni Gideon Ye, maraming bagay ang nailigtas ni Cyrus, kailangan lang niyang tahimik na sumunod sa likod ni Gideon Ye. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga ice cone ang lumipad papunta sa kinaroroonan ni na Cyrus at Gideon Ye. Mabilis na nagtayo muli ng harang si Gideon Ye sa kanyang harapan. Ngunit sa likod ng mga ice cone na iyon ay may baha pa rin na parang isang nakakagulat na alon na humahampas sa kinatatayuan nilang dalawa. Alam ni Cyrus na sa lakas ni Gideon Ye, hindi magiging problema na labanan ang mga ice cone na iyon, ngunit malinaw na medyo mahirap harangan ang baha sa likod. Sa bigla ang pagwagayway ng kanyang kanang kamay, si Cyrus ay bumuo ng isa pang harang sa harapan nilang dalawa. Bang bang bang! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Ang nakakagulat na mga alon at ang mga ice cone na iyon ay walang kabuluhang tumama sa harang sa harap ni na Cyrus at Gideon Ye. Makalipas ang ilang minuto, tuluyang hamupa ang malalaking alon at ice cone. Nagpakawalan ng mahabang hininga si Gideon Ye, pagkatapos ay naglakad ng pasulong, habang si Cyrus ay sumunod na malapit sa likod ni Gideon Ye. Habang naglalakad si na Gideon Ye at Cyrus papunta sa formation. Ang kapangyarihan ng formation ay naging mas nakakatakot. At ang paraan ng pag-atake ng formation ay kakaiba rin. At ang dalas ng pag-atake ay napakabilis din. Na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na tila na walang katapusan, sa simula ay halos hindi makayanan ni na Cyrus at Gideon Ye, ngunit kalaunan maging si Cyrus ay nakaramdam ng kaunting hirap. Ang sitwasyon sa panig ni Gideon Ye ay hindi partikular na mabuti. Ang mga pag-atake ng mga pormasyong ito ay hindi partikular na malakas, ngunit ang dalas ay talagang napakabilis. Dapat matapos na ito, kumapit ka lang. Nilingga ni Gideon Ye ang kanyang ulo upang tingnan si Cyrus, nagnangalit ang kanyang mga ngipin at naglakad pasulong habang nakatalikod at sinabi kay Cyrus. Alam ko. Sagot ni Cyrus sa mahinang boses. Naglakad sina Gideon Ye at Cyrus ng halos 100 metro sa formation, at sa wakas ay tumigil ang pag-atake ng formation. Tapos na ba? Mahinang tanong ni Cyrus kay Gideon Ye. Hindi pa. Umiling si Gideon Ye. Oh. Sa sandaling ito, nagkaroon ng malakas na ingay sa pagitan ng langit at lupa. May nakita akong itim na ambon na dumiretso sa kanilang dalawa. Nang walang anumang pag-aalinlangan, si Cyrus ay sumugod patungo sa fog group, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamao upang bumasag patungo sa fog group. Mag-ingat ka! Sumigaw si Gideon Ye, pagkatapos ay inabot at hinawakan si Cyrus. Kabanata 1975. Ito ay isang utos. Nilingga ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan si Gideon Ye, na may nagtatakang ekspresyon sa kanyang mukha. Itong ulap ng itim na ambon ay masamang espiritu. Kapag nahawakan ka ng masamang espiritu, kahit na hindi ka mamatay, mawawala ang iyong balat. Paliwanag ni Gideon Ye sa mahinang boses. Kung gayon ano ang dapat nating gawin ngayon? Nakita ni Cyrus na ang itim na ambon ay wala pang 100 metro ang layo mula sa kanya at tinanong si Gideon Ye nang walang magawa. Tumingin si Gideon Ye sa itim na ambon at nag-alinlangan ng 2 segundo. Pagkatapos ay biglang iniwas ang kanyang kanang kamay at nakita ang isang gintong liwanag na direktang lumilipad patungo sa itim na ambon. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay mula sa langit at lupa.
ang gintong liwanag ay mabangis na bumangga sa itim na ambon. Ang itim na ambon ay nawala sa pagitan ng langit at lupa sa isang iglap. Matapos ganap na mawala ang itim na ambon, sa wakas ay nakita ni Cyrus kung nasaan siya ngayon. Sa katunayan, ang mga bagay na iyon ngayon ay pawang mga ilusyon, kung ito man ay mga bulaklak, mga puno, o ang mga pag-atake na iyon ay pawang mga ilusyon, ang mga ito ay mga bagay lamang na inisip ni Cyrus. Ang pinakamahalagang bagay sa pormasayon na ito ay ang pagtagumpayan ng mga hadlang sa kanyang puso. Sa wakas ay matagumpay na nabasag ni Gideonie ang huling layer ng formation. Nang mabasag ang huling layer ng formation, lumabas ang sikretong butas sa paningin nilang dalawa. Gumana ba? Nang makita ni Cyrus ang pasukan ng kuweba, excited niyang tinanong si Gideonie. Dapat itong bilangin. Si Gideonie ay hindi sigurado kung siya ay 100% matagumpay, kaya't pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa posisyon ng pasukan ng kuweba. Kung gayon, bakit ka nakatayo dito naghihintay? Pumasok ka dali. Ayaw ni Cyrus na mag-aksaya ng kahit isang minuto o isang segundo, at nagmamadaling pumasok sa secret store na may mga hakbang. Pagkatapos pumasok ni Cyrus sa secret treasury, naramdaman niya na ang aura ng langit at lupa sa loob ng secret treasury ay higit sa 100 beses na mas mataas kaysa doon sa labas. At mayroong lahat ng uri ng espiritual na kayamanan at artifact sa secret treasury, ngunit ngayon ay wala sa mood si Cyrus na pakialaman ito. Para sa mga bagay na ito, pumasok siya sa nakatagong kuweba habang tinatawag ang pangalan ni Kenny. Bagamat hindi masyadong malaki ang sikretong butas na ito, napakalaki ng espasyo sa loob, at nahahati rin ito sa maraming maliliit na silid. Si Cyrus ay nagpunta sa bawat silid upang hanapin si Kenny. Magkahiwalay na kumilos sina Gideonie at Cyrus para hanapin si Kenny. Cyrus, nandito siya. Sa sandaling ito, tumunog ang boses ni Gideonie. Mabilis na sumugod si Cyrus sa silid kung nasaan si Gideonie. Nang pumasok si Cyrus sa silid, nakita niya si Kenny na nakaupo sa lupa sa isang sulyap. Kaya lang, ang kasalukuyang kalagayan ni Kenny ay napakamali pa rin, ang kanyang mga mata ay nakapikit, at siya ay nakaupo sa lupa na hindi gumagalaw. Balat ay wala sa lahat, walang bahid ng ningning, ito ay parang patay na tao, at ang puso ay tumibok ng napakabagal. Matandang lalaki. Bahagyang nanginag ang katawan ni Cyrus, at halos isigaw niya ang tatlong salitang ito sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Ngunit hindi tumugon si Kenny, at tahimik pa rin siyang nakaupo sa lugar. Matanda, narinig mo ba ang sinabi ko? Tinawagan kita, narinig mo ba ang sinabi ko? Si Cyrus ay sumigaw ng nakakatusok sa puso na may pulang mata na parang baliw. Matanda, ayaw mo ba ng pera? Magkano ang gusto mong pera? Bibigyan kita ngayon. Pwede mo ba akong makausap? Pinigilan ni Cyrus ang kanyang mga luha, ngunit ang kanyang boses ay unti-unting nagsimulang mabulunan. Simula nang pumanaw ang mga magulang ni Cyrus, wala nang kamag-anak si Cyrus sa paligid niya, kaya matagal nang nakalimutan ni Cyrus ang lasa ng pagmamahal sa pamilya. Ngunit nang makilala ni Cyrus si Kenny, naramdaman niya ang pagmamahal ng pamilya mula kay Kenny. Bagamat si Cyrus ay hindi kailanman nagpahayag ng anuman, ngunit ang damdaming ito ay palaging malalim na nakatago sa kanyang puso, walang sino man ang makapaghahambing sa posisyon ni Kenny sa puso ni Cyrus. Kaya naman tuwang-tuwa si Cyrus nang makita niyang naging ganito si Kenny. Tumahimik ka ng konti. Pinaalalahanan ni Gideonie si Cyrus sa mahinang boses. Ano bang problema ng amo ko? Bakit siya naging ganito kung ang galing niya? Tuwang-tuwang sigaw ni Cyrus kay Gideonie. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari ngayon. Umiling si Gideonie kay Cyrus, pagkatapos ay lumapit kay Kenny at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Kenny. Ang katawan ni Cyrus ay nanininig sa lahat ng oras, sa sandaling ito ay hindi siya nang ahas na tingnan si Kenny. Sa mga mata ni Cyrus, si Kenny ay palaging isang walang talo na pag-iral, kaya hindi kailanman nag-alala si Cyrus tungkol sa kaligtasan ni Kenny, at natural na hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay.
pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay hinalis ni Gay Dianye ang kanyang mga kamay sa katawan ni Kenny. Anong nangyayari dito? Matapos makitang inalis ni Gay Dianye ang kanyang kamay, nagmamadaling tinanong ni Cyrus si Gay Dianye. Ito ang sumpa ng dugo. Kinagat ni Gay Dianye ang kanyang mga ngipin at sumagot kay Cyrus. Sumpa sa dugo. Matapos marinig ang mga salita ni Gay Dianye, hindi napigilan ni Cyrus na matigilan saglit na napakagulong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang blood-fiend curse ay nawala sa loob ng halos 100 taon. Hindi ko akalain na may mga tao pa palang nagagamit ng ganitong klase ng spell sa mundong ito. Talagang hindi ka panipaniwala. Sabi ni Gay Dianye sa mahinang boses. Kung gayon, ano ang nangyayari sa spell na ito? Tanong ni Cyrus. Ang sumpa sa dugo ay isa sa pinakamatanda at pinakamalupit na spell sa mundo. Noon, nakita ko ang isang taong itinapon ng sumpa sa dugo at pinahirapan hanggang mamatay pagkatapos lamang ng 3 araw na buhay. Ang sumpa sa dugo sa simula, ito ay patuloy nakakagat sa dugo sa iyong katawan, gagawing laso ng iyong dugo at dumadaloy sa iyong katawan. Kapag nasumpa ka ng dugo, natatakot ako na kahit isang 3-star martial arts master ay hindi ito magagawa. Way para mabuhay. Pagkatapos sabihin ito, tumingin si Gay Dianye kay Kenny, at pagkatapos ay walang ekspresyong sinabi. Ngunit napakaswerte ng iyong amo. Anong ibig sabihin? Kumunat ang noo ni Cyrus at nagtanong. Bagaman siya ay isinumpa ng dugo, ngunit dahil ang aura ng langit at lupa sa lihim na tindahan na ito ay napakalakas, siya ay nakaligtas hanggang ngayon na umaasa sa kanyang malakas na kalooban. Mabagal na sabi ni Gay Dianye. Kung gayon mayroon bang anumang paraan upang masira ang sumpa ng dugo? Tanong ni Cyrus. Saglit na nag-alinlangan si Gay Dianye, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses. Kung mayroon talagang sino man sa mundong ito na maaaring gumamit ng Bloodfiend Curse, sa palagay ko ito ay ang Panginoon ng Kadiliman sa Kanluran. Imposible para sa kahit sino pa ang makagamit nito. Marunong gumamit ng ganoong masamang spell. Ang Panginoon ng Kadiliman. Huminga ng malalim si Cyrus, pagkatapos ay kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabi, ito ba ang lalaking sumumpa sa aking Panginoon? Ito ay hula ko lamang, at hindi ako sigurado ngayon, dahil hindi ko talaga alam kung sino ang 2 taong tumakbo palabas ng Forma Sion, at ang atensyon ko ay nasa mga Diyos ng lupain. Huwag mo munang isipin ang 2 taong iyon. Sabi ni Gay Dianye sa mahinang boses. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Kinagat ni Cyrus ang kanyang mga ngipin at tumanggo. Bagaman hindi ako sigurado kung ito ba ang spell na ginawa ng Lord of Darkness sa iyong master, ngunit maaring malaman ng Lord of Darkness kung paano sirain ang formation na ito. Ang iyong master ay isang 3-star martial arts master. Basta habang binabali mo ang spell sa kanya, kung gayon dapat may pagkakataon pa siya. Tumingin si Gay Dianye kay Cyrus at nagpatuloy. Naiintindihan ko. May nakamamatay na tingin sa mga mata ni Cyrus, at pagkatapos ay tinanong niya si Gay Dianye sa mahinang boses. Kung gayon, alam mo ba kung nasaan na ang Panginoon ng Kadiliman na ito? Hahanapin ko siya ngayon. Ang kinaroroonan ng Panginoon ng Kadiliman ay lubhang kakaiba. Hindi ko alam kung nasaan siya, ngunit alam ko na ang Panginoon ng Kadiliman ay ang pinuno ng madilim na pavilion. Ito rin ay isa sa kanilang mga karaniwang ginagamit na pamamaraan. Kung ikaw ay talagang planong hanapin ang Lord of Darkness, pagkatapos ay iminumungkahi kung simulan mo ang iyong investigasyon mula sa Dark Pavilion. Mabagal na sabi ni Gay Dianye. Tiningnan ni Cyrus si Gay Dianye pataas at pababa, at pagkatapos ay nagtanong sa mahinang boses. Gaano katagal ang aking Panginoon? Dapat itong tumagal ng humigit kumulang 1 buwan. Pagkatapos ng 1 buwan, ang aura ng langit at lupa sa lihim na imbakan ay dapat mawala. Sa oras na iyon, kung wala pa rin paraan upang masira ang sumpa ng dugo, kahit na ang dumating ang mga Diyos, natatakot ako na hindi nila ito mailigtas. Ang iyong Panginoon. Tumingin si Gay Dianye kay Kenny at sinabi. Okay, kung gayon,
Bubuluhin kita na alagaan ang aking Panginoon dito sandali, at aalis ako ngayon upang hanapin ang Panginoon ng kadiliman. Ayaw ni Cyrus na mag-aksaya ng isang minuto at isang segundo, kaya dumiretso siya sa labas ng secret store. Sandali lang. Ngunit sa sandaling ito, biglang lumapit si Gideonie upang pigilan si Cyrus. Lumingon si Cyrus at sinulyapan si Gideonie, na may pagtataka sa mukha, nagtanong siya sa mahinang boses, "Mayroon pa ba?" "Alam kong nasa Country M ang headquarters ng Dark Pavilion. Kung gusto mong mahanap ang Lord of Darkness, pwede kang pumunta sa Country M para magtanong tungkol sa balita." Paalala ni Gideonie. "Okay, naiintindihan ko." Tumango si Cyrus. "Wala kang masyadong alam tungkol sa Lord of Darkness. Isa rin siyang tunay na 3-star martial arts master sa peak. At maaari siyang makapasok sa rurok ng martial arts anumang oras. Kaya maaari kang nasa panganib kung pumunta ka na doon, kaya alisin mo ang espada ko, baka mailigtas nito ang buhay mo sa kritikal na oras." Inabot ni Gideonie ang isang jade pendant kay Cyrus habang nagsasalita. Kinuha ni Cyrus ang jade pendant nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito. Alam niya sa kanyang puso na si Spirit Strain ay maaaring mag-transform sa anumang anyo. Kung tutuusin, sa lipunang ito, kung may dalang espada ka saan ka man pumunta, tiyak na babantayan ka ng mga pulis. Sa makatuwid, para maiwasan ang ilang kinakailangang problema, direktang ginawa ni Gideonie ang kanyang espada bilang isang jade pendant, at pagkatapos ay isinuot ito sa kanyang katawan. Si Cyrus ay wala sa mood na makipag-usap ng walang kaparilakan kay Gideonie ngayon, at pagkatapos kunin ang jade pendant, dir-diretso siyang lumabas ng secret store. Matapos iwan ang lihim na pag-aari, lumipad sa langit si Cyrus sa isang paglukso. Noong una, binalak ni Cyrus na lumipad sa paliparan, at pagkatapos ay sumakay ng eroplano sa bansang M. Bagamat maaari na ngayong lumipad sa himpapawid si Cyrus, daan-daang libong kilometro pa rin ang layo ng Thousand Machines Valley mula sa bansa M. Imposibleng direktang lumipad doon si Cyrus. Ang pinakamagandang opsyon ay lumipad doon. Ngunit nang lumipad si Cyrus patungo sa pasukan ng Thousand Chances Valley. Nalaman niyang nakaalis na sina Sheila, Kamalo at iba pa, tanging si Ketty lang ang naiwan na nakatayo sa bakana ng Thousand Chances Valley na tahimik na naghihintay kay Cyrus. Si Cyrus ay dumiretso sa harap ni Ketty. Nang makita ni Ketty si Cyrus, may kislap na pinanabik sa kanyang mga mata, at mabilis siyang sumigaw. "Cyrus, lumabas ka na ba? Nahanap mo na ba si Grandmaster Lee?" "Nahanap na." Bahagyang tumango si Cyrus. "Kung gayon bakit hindi ka lumabas kasama si Master Lee?" Tumingin si Ketty sa likod ni Cyrus, ngunit hindi nakita si Kenny. "Wala akong oras para magpaliwanag ng sobra sa iyo ngayon. Pupunta ako sa bansang M para may gawin. Hindi ligtas na sundan mo ako. Ihahatid kita sa airport, tapos lilipad ka pabalik. Sa huwag siya mag-isa. Understand me, Min." Sinabi ni Cyrus kay Ketty sa napakaseryosong tono. Tiningnan ni Ketty si Cyrus pataas at pababa. Pakiramdam niya ay may mali sa mood ni Cyrus sa oras na ito, at napakaseryoso ng kanyang tono, kaya mabilis siyang tumango kay Cyrus. Nang walang pag-aalinlangan, direktang inakbayan ni Cyrus ang payat na baywang ni Ketty, at pagkatapos ay bumangon sa hangin. Medyo nahihiya si Ketty na hawakan siya sa mga bisig ni Cyrus ng ganito, ngunit nang makita niya ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Cyrus, natahimik siya. Gusto niya talagang malaman kung ano ang nangyari. Ngunit alam din niya na si Cyrus hindi dapat nasa mood na sabihin sa sarili ang mga bagay na ito, kaya tahimik lang siyang nakayakap sa mga bisig ni Cyrus. Makalipas ang halos 10 minuto, dinala ni Cyrus si Ketty sa airport ng Country F. Ngunit pagdating sa paliparan, napagtanto ni Cyrus na kakaunti ang mga flight papuntang bansang F. At ang flight papuntang bansang M ay kailangang maghintay hanggang bukas ng hapon sa pinakamaaga, habang ang flight papuntang Huaxia ay bukas ng umaga. Sa kasalukuyang sitwasyon, ayaw ni Cyrus na mag-aksaya ng kahit isang minuto o isang segundo. Siyempre,
hindi siya makapaghintay dito hanggang bukas ng hapon. Noong una, binalak ni Cyrus na direktang lumipad sa kalapit na bansa ng bansang F. Upang makita kung may flight doon, ngunit pagkatapos magtanong, kahit na lumipad si Cyrus sa kalapit na bansa, gabi na, at imposible para sa kanya. Para pumunta sa bansang M. Flight. Nakatayo sa gitna ng paliparan, si Cyrus ay lubhang nababalisa, hindi alam kung ano ang gagawin. Cyrus, anong nangyari sa pagmamadali mong pumunta sa bansang M? Pagkatapos mag-alinlangan sandali, mahinang tinanong ni Ketty si Cyrus. Nilingga ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Ketty, at pagkatapos ay maikling ipinaliwanag ang bagay kay Ketty. Hindi ka panipaniwala na mayroong gayong spell. Matapos malaman ni Ketty kung ano ang nangyayari, galit na galit din ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang aking Panginoon ay may higit sa isang buwan lamang, kaya kailangan kong gumawa ng paraan upang masira ang sumpa sa dugo sa lalong madaling panahon. Bulong ni Cyrus kay Ketty. Saglit na nag-alinlangan si Ketty, pagkatapos ay mahinang sinabi kay Cyrus. Cyrus, may paraan ako para madala ka sa bansang M sa lalong madaling panahon. Any solution? Mabilis na tanong ni Cyrus. Ganito. Naalala mo pa ba si Sheila na sinamahan tayo sa Valley of Thousands of Machines? Wala bang eroplano ang bahay niya? Pwede mo siyang isakay sa bansang M. Baka mas maganda pa sa airline company. The mas mabilis ang eroplano. Tumingin si Ketty kay Cyrus at sinabi. Ang paraan na sinabi mo ay talagang isang magandang paraan. Tumanggo si Cyrus. May oras ang mga airline para sa kanilang mga flight at kailangan pa nilang hintayin ang lahat ng pasahero. Ang pinakamahalaga ay malamang na lumapag ang mga eroplano sa ibang mga lungsod, kaya maraming oras ang masasayang. Ngunit ang Pilipinas ay isang malaking bansa, hindi dapat ito ay isang bagay ng pagsang-ayon upang mahanap si Sheila. Hindi nag-aalala si Cyrus na hindi makakatulong si Sheila. Kung tutuusin, alam na alam ni Sheila ngayon ang lakas ni Cyrus, sa pinakamasama, si Cyrus ay maaaring magbantalang kay Sheila. Akin ang business card niya. Direktang naglabas ng business card si Ketty at ibinigay ito kay Cyrus, at pagkatapos ay ipinaliwanag. Espesyal na binigyan ako ni Sheila ng business card nang umalis siya sa lambak, na sinasabi sa akin na kung mayroon akong gagawin sa bansang F, can call her. Hindi ko masyadong sineryoso, hindi ko inaasahan na magiging kapakipakinabang ang business card na ito. Malaki. Sa pagtingin sa business card na ibinigay ni Ketty, tuwang-tuwa si Cyrus na hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya kinuha niya ang kanyang mobile phone at dinail ang numero ni Sheila. Beep beep. Matapos magring ang telepono ng ilang beses, sinagot ni Sheila ang telepono. Alin? Narinig ang boses ni Sheila. Ako si Cyrus, at kailangan kong bigyan mo ako ng pabor ngayon din. Diretsong sabi ni Cyrus. Cyrus. Agad namang natigilan si Sheila matapos marinig ang pangalan. Nasaan ka ngayon? Hahanapin kita. Nagpatuloy si Cyrus. Nasa Gela Manor ako, ikaw, hinahanap mo ako, anong problema? Nauuta na sinabi ni Sheila ang kanyang kasalukuyang kinalalagyan. Hindi sinagot ni Cyrus ang tanong ni Sheila, direkta niyang ibinaba ang telepono, at pagkatapos ay lumipad papunta sa Gela Manor kasama si Ketty sa kanyang mga bisig. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating sina Cyrus at Ketty sa Gela Manor. Matagal nang naghihintay si Sheila sa gate ng manor. Nang makita ni Sheila si Cyrus. Hindi niya maiwasang isipin ang nangyari sa Thousand Chances Valley isang araw, ngunit ang saloobin ni Bobby kay Cyrus ay mas magalang, at sinabi niya ng malakas kay Cyrus. Nakita ng junior na ito ang God Eater. Panginoon ko! Si Cyrus ay wala sa mood na alagaan si Uncle Zhang, naglakad siya patungo kay Sheila nang may mga hakbang. Puno ng tensyon ang magandang mukha ni Sheila. Sa sandaling ito, hindi niya alam kung bakit pumunta rito si Cyrus, at kinakabahan siya kung dumating ba si Cyrus para mag-high-ganti sa kanyang sarili. It's so late, bakit mo ako pinuntahan? Maingat na tanong ni Sheila kay Cyrus. Pupunta ako ngayon sa bansang M.
Wala ka bang helicopter sa bahay mo? Kailangan kong gamitin ito. Sa oras na ito, ang tono ng pakikipag-usap ni Cyrus kay Sheila ay hindi isang talakayan, ngunit isang utos. Ito ba ang pinunta mo? Napakurap si Sheila at nagtanong sa nagulat na tono. Tama, ito ay para sa bagay na ito. Tumanggaw si Cyrus kay Sheila. Kung gayon, bakit ka pupunta sa bansang M? Nagmamadaling nagtanong si Sheila.